in agrarian reform. This is about the proliferation of the unauthorized sale of African swine fever in the market, a vaccine in the market while the same is still undergoing trial, and the role of the BAE and the FDA with regards to importation of vaccine. So we have no senator present because they are all in Europe, many of them. But we don't need to have a quorum because this is just a continuation of the hearing of about ano tawag dito, livestock, poultry, and dairy, because I am writing a law with regards to the development of livestock, poultry, and dairy in the, because of the hardship they suffered from the African swine fever and the avian flu. But this is with regards to ASF vaccine, okay? So I am now recognizing our ComSec so they can, he can acknowledge the our resource speakers for this morning. Good morning, Madam Chair, for the public hearing and inquiry of the Committee on Agriculture and Food regarding the livestock bills and regarding the ASF vaccine. We have the following resource persons. From the Department of Agriculture, we have USEC De Gracias Victor Sevillano, the Undersecretary for Livestock. We have Assistant Director Arlene Asteria Bitiaco, Assistant Director of the Bureau of Animal Industry. We have Regional Executive Director Annie Q. Bares of Region 1, Regional Field Office 1. We have from the Department of Justice, State Council Normina Hadjula Tadifa. From the Bureau of Customs, we have Attorney Tristan Armando III F. Langkay, the Acting Director of the Legal Service. From the Food and Drug Administration, we have Dr. Oscar Gutierrez, the Deputy Director General for Field Regulatory Operations. From respecting the representative of the OST, from the National Advisory Committee for Animal Disease Control and Emergency, we have Dr. Edna Zenaida Villacorte, the chairperson. We have Mr. Daniel S.G. Sanchez, the president of the Philippine Veterinary Drug Association. We have Dr. Roland Cruz, a farm production consultant. We have from the Philippine Swine Foundation Incorporated, Dr. Arnulfo L. Frontuna. From KPP Powers Commodities Incorporated, we have the following: Mr. Juan Carlos Robles, the managing director. Attorney Reynaldo Robles, the legal counsel and spokesman. Dr. Max M. Montenegro, the independent technical consultant and ASF expert. And Mr. Ian Caldosa, the brand manager. From Charoen Pokpan Foods Philippines Corporation, we have the following veterinarians: Dr. Sukij Nambut and Dr. Mark Brian Cervantes. From Pork Producers Federation of the Philippines, we have Mr. Rolando E. Tambago, the president. From the Samahang Industry and Agricultura, the chairman, Engineer Rosendo So, and Mr. Jason Tainglet, executive director. And we also have Mr. Fermin Diaz, editor and managing director, Livestock and Meat Business Magazine, and president, Philippine Agricultural Journalists Incorporated. We're expecting some more guests later on, Madam Chair. Thank you. Thank you, ComSec. We go now to the hearing proper. I filed Senate Bill Number 119, or an act to develop, protect, and promote the livestock, poultry, and dairy industries and their value chain to provide for a livestock, poultry, and dairy competitiveness enhancement fund, which was co-authored by Senators Nancy B. Nay. There are other bills on the same topic: SBN 792 by Senator Jinggoy Estrada, SBN 972, Senator Lapid, SBN 999 by Senator Angara. Our committee called a hearing in this connection and went to technical working group meetings to fine-tune the content and the final draft, and eventually to come up with a committee report.
Unfortunately, a new development was brought to our attention of the proliferation of ASF vaccine in the black market, thus putting at risk the already beleaguered hog industry. Today, we are calling for a committee hearing and inquiry in aid of legislation to understand which agency is responsible or in charge with regards to the sale of vaccines and biologics for animals, and what is the procedure in the entry of this vaccine in the country, and the protocol for field trials before it can become safe and available in the market. To have a background, the continuing spread of African swine fever is a matter of concern for the pig industry on a global scale as well as a national scale in the Philippines. Except for the national capital region, no region is left unaffected by ASF. Since 2019, when it was first discovered in a pig farm in Rizal, the lack of vaccine or effective treatment has made the control of the disease very challenging. The use of non-compliant and poor quality vaccines will not confer any protection against ASF and may add to the risk of spreading other acute or chronic disease. In late July 2023, Vietnam approved for domestic use the world's first commercial vaccine against ASF. Soon after, in August 2, 2023, Reuters reported that Vietnam government will export 2 million vaccine doses against African swine fever to the Philippines in October. The vaccine to be shipped to the Philippines is produced for commercial use by AVAC Vietnam JSC AVAC ASF Live. It's co-developed by Vietnamese companies and researchers from the United States. The Vietnamese government also said that the company has already shipped 300,000 doses to the Philippines since its approval. But that was in July 2. Oh, ayala. Supposed to be pupunta as field trial. Kaya lang, in June 2, 2023, BAE Assistant Director Arlene Vitiaco said they have recommended the AVAC doses, which have been proven effective following the completion of safety and efficacy trials in at least 6 areas in Luzon. Vitiaco noted that 100% of the hogs vaccinated during the trials produced antibodies and showed no ill or side effects. This is June 2, 2023. Eh, inapprove lang ng Vietnam July 2023. Eh, bakit nauna ka pa sa Vietnam? That was po yung ating field trial na first. Pwede first ba field trial. Field trial ng hindi ano sinasabi ng FDA? Eh, July 2020 lang in-approve ng Vietnam, gagamitin mo na ang field trial dito at tapos ka na by June 2, 2020. Mama, special import permit po yan from FDA. When? Madam Chair. You give me that special import permit. Can Madam Chair. Ikaw ang magbibigay nun. Oh. Oh. Madam Chair. We recognize the ano. Yes. If I may, I'm from... Tagnunungin mo muna ako. Opo. Opo. Kayo ang kumpanya eh. Bakit kayo sumasagot? Sagutin mo, FDA. Yes po, the FDA granted the approval for the importation. It granted the approval on June 23, only for clinical trial. June 23, ang date nito, June 2, 2023. Yes po. Oh, in-approve sa Vietnam, July 2023. Nag-grant ka? Anong date ka nag-grant sa Pilipinas? The June 23 po yung... Anong June? Anong June? June 2023 po. Yung... Anong date sa June? 23 po. June 23? June 23. Eh, ba't natapos yung field trial niya ng June 2, 2023? Paano yun? Please explain to me. May field trial siya na natapos ng June 2, 2023. Eh sabi mo, in-approve mo, June 23, 2023. Okay, sorry po. I will correct myself po.
Dabai po kasi on May 23, 2023, endorsed to FDA issuance of special import permit for 600,000 doses for phase 2 clinical trial nila po. Phase 2 yan, we're talking of phase 1 eh. At the phase 1 po, on December 2 naman, 2022, on January 16, 2023, BAE issued authorization to import ASF vaccine and test kit signed by Dr. Limson po. Bakit po yung nagpa-import? Eh walang, hindi nga na po. Hindi po kami nagbigay ng authorization po, yung BAE po. I'm just stating the fact po that BAE issued the authorization. Na-approve sa Vietnam, na-approve lang July 2023. Bakit kayo mag-field trial ng earlier? Yes, I think that it's the BAE. Bakit ka susunod sa kanya? Ah, we are not following po the... Oh, eh, hindi ka nag-issue. We did not issue any... So, sino nag-issue? BAE po. Bakit siya mag-issue? That I do not know po. Because... Is she authorized to issue? They are not authorized po kasi we received a letter nga po on December 2, 2022. Ang sabi po ni Director Limson to DG Sakate is this certification is being issued for the application pa nila for ASF vaccine registration in the Philippines. Then the registration is... Importation. Registration pa lang. No po, mauuna po kasi yung clinical trial before registration. Yung registration po kasi is hindi po siya in-approve for commercial use. Bakit ka magki-clinical trial nang hindi approved sa Vietnam? Source. Eko yung source, hindi pa nila na-approve. July 2023 nila i-approve. Eh baka tayo magki-clinical trial earlier than that? Eh kung sila nagumawa, hindi nga nila pa na-approve, tayo mauna pa. Bakit tayo so excited? Huh? Why are we so excited? You answer, Assistant Director. Why are you so excited? Sorry. Ma'am, ito po. Sorry, ma'am. This was agreed upon by VITAC and endorsed po ng aming director. Nagkataon lang po yung sa press statement. Ako lang po kasi ang spokesperson, kaya nirelay ko lang po yung results ng trial. As spokesperson po ng... Yes, ma'am. Assistant Director ka eh. Yes, ma'am. As spokesperson po ng BAE, nirelay ko lang po yung results ng clinical ikaw, trial. Director, bakit mo a-approvehan yung hindi nga approve sa Vietnam, a-approvehan mo sa Pilipinas? Ma'am, yun pong... marami na po kasing clamor for a solution to ASF. Hindi naman. Maraming clamor sa solution to ASF, but hindi mo bibigyan ng maling solution, di ba? Ang nagko-complain sa inyo, yung mga, ano din eh, mga, yung sector ng ano eh, kino-complain kayo eh. Oh, kayo kino-complain eh, ng mga sector ng agriculture eh. Sasabihin mong clamor yan. Okay lang na bigyan natin ng solution ng ASF. But hindi para pagkaperahan natin, ha? Huh? But nagiging ano nyo yung ganyan? Hindi pa approved sa Vietnam. Vietnam ang gumawa eh. I-importin nyo para mag-clinical trial kayo. Di intayin nyo muna yung Vietnam, di ba? O, hindi man tayo gumawa niyan eh. Vietnam ang gumawa niya. Kung sila, hindi nga nila ina-approve, ba't natin gagawin? Hmm? Relative ka daw ng supplier? Oh. O, sino relative mo sa supplier? Ma'am, wala po. Sa supplier? Ma'am, hindi po ako relative ng supplier. Sorry. Yeah. Relative ka ng supplier? Sorry po, hindi po talaga. I am not. Na-meet ko lang, ma'am, actually, yung supplier nung nag-a-apply sila for clinical trial, yung mag-supply dito ng bakuna, but I haven't met them before. May information na relative ka ng supplier. Hindi po talaga. Sorry po, hindi po talaga, ma'am. Kasi binabasa ko to eh, press release ka ng press release, June 2. Eh, July
2023 lang in-approve sa Vietnam eh. Tapos na clinical trial mo by June 2, first phase. Ba't nyo ginagawa yan? Ha? Ano yung reason nyo dyan? Yung safety trial, ma'am, was conducted sa Bureau of Animal Industry and then the efficacy trial was conducted in 6 farms in Luzon. Meron ka pang statement na August eh. Huwag niyo gagawin yan. Nakakahiya. Kaya tayo, pinakabobo tayo sa lahat. Nung 1950s, the best tayo sa agriculture. Ngayon, tayo na ang naiwan na tayo sa agriculture. Tingnan mo dito, phase 1. February 1, 2023 to May 1, to May 2023. So sinasabi mo FDA hindi ka nag-issue ng permit. We only issued po authorization to import the 300,000 doses po yung last. Only for field trial po, not for... Gano'ng karami ba ang ginagamit sa field trial? Yung alam ko po sa... Yung isa, one of the clinical trials ginawa sa Vietnam, they only use 30... Ano? They only use around 60... Eh, ba't ka mag-issue po? 300,000? Yes po, ang issuance po kasi ng FDA is we approve it issuance without... Issuance of permit? To... For field trial? Trial lang po. Anong quantity dapat ng field trial? Yung determination po kasi ng field trial will be based on the clinical trial protocol that they will be ilan prepared. Dapat ang i-important for field trial? That will depend po dun sa kanilang clinical trial protocol. Hindi mo alam kung ano iaalaw mo. Definitely po, it will not be around 300,000. Ilan? You have an idea. You have been doing the job for so long. Yes, you have an idea. Based on the clinical trial done in Vietnam, 60 lang naman po ang kailangan. Ba't ka nag-issue ng 300,000? That was po the request that came from Bureau of Animal Industry po. Ba't kayo nag-request ng 300,000 kung 60,000 lang ang kailangan? Yeah, the BIA po requested. Thank you, ma'am. Dr. Williamson, kasi nagdi-deny na yung assistant mo eh, kaya ikaw na sumagot. Sabi eh, turo mo daw yan eh. Nagtuturuan na kayo eh. Pero siya, press release ng press release. Madam Senator, noon pong time na yon, merong available na vaccine si Vietnam, pero marami pong countries ang nag-aagawan for the supply. Kahit yung nag-aagawan, ayaw nga tanggapin na ibang country. Kayo lang ang may gusto eh. Ang Thailand, nag-reject na eh. Oh. Tapos ang sabi sa press release, it's not 300,000, may dadating pa. 300,000 lang inisyo mo. Ba't sinasabi sa press release may dadating pang mas malaki? Ano 'yon? I-smuggle? If it is not authorized by FDA po, it will be considered smuggle po, siyempre. Oh, kasi sa press release 600,000. Dapat 60,000 lang. Alam niyo, magpapasa kami ng batas yung anti agricultural economic sabotage law. Ang ano dyan is life sentence. Kasama ang gobyerno. Pagkasali kayo dyan, pati kayo life sentence and non-bailable. Habang tinatry ang case nyo, ikukulong kayo. Kaya pag-ingatan nyo yan, hindi biro-biro yan. Kasi one of the reason why tayo ay nagkakaganito dahil smuggling, cartel, profiteering, hoarding. Yan lahat life sentence.
whether you are the private sector who did it and yung kasabwat na government. And non-bailable. Kahit mayaman kayo, lagyan nyo yung judge at mawalan kayo, hindi kayo maparusahan, pero nakakulong muna kayo bago mag-decide ang judge. O siguro yung mayayaman, ayaw naman nila makulong, di ba? Kaya pag-ingatan nyo yan, huwag nyo gagawin yan. Baka akala nyo, biru-biru yan. Bakit? Pwede naman tayong kumita sa mga bagay na legal eh. Yung mga kad-deal nyo naman, mayayaman yan eh. Huwag nyo parasahan yung mahihirap na farmer. Dahil gusto nyong kumita. Kawawa naman yung mahihirap. Tayo naman, hindi naman tayo nagugutom. Diba? Sila nagugutom. At yung ginagawa yan sa mga farmer. Natakot sila eh. Kasi baka mamaya, meron ditong statement na pinapipirma nyo ng ano, pinapipirma nila ng waiver eh, sa clinical trial. Asan yun? Why is there a document entitled Waiver and Confirmation of Participation AVAC ASF Live Attenuated Vaccine being distributed by the supplier as a condition of using the product? Was this used for trial only or sale? If this is for trial, why is BAIN not on top of it or FDA but a private entity? What is it for the private entity if the scheme is just for field trials? Are the trials for free to participating farms? Why are they doing it themselves and no independent third party? So, hindi trial. Pinagbibili and then pinasasign nila ng waiver. Why are you allowing that? Sabihin mo, sino ka mag-anak mo? Bigay mo sa akin. GSA. Ano? Bigay mo sa akin. Why are you doing that? Dr. Limson. Why are you asking them to sign a waiver? A clinical trial yan eh. Diba? Pag clinical trial ba, pinasasign ng waiver? It's possible din po. If there are conditions that warrant farmer to sign a waiver. For example po, if the guidelines for the vaccination is not yet... Why do you have to ask them to sign a waiver? At saka hindi ba pag clinical trial kayo magkoconduct? O ba't hindi nyo alam? Ay, yung private na nagkoconduct. Kayo nagre-report ng clinical trial, so you are conducting the clinical trial. Oh. Bakit nyo pasasignin ng waiver yung mga tao? Di dapat alam nila na ano.
The trial is private. Based on the knowledge po ng FDA, the clinical trial was led by the Bureau of Animal Industry po. Oh, yeah. Then KPP was the import, hindi, the importer po. Hindi sila nag-conduct ng clinical trial eh. Tapos eh, sila nagpe-press release that it's okay. Why are you press releasing that it's okay when you are not doing it? Yeah. Yung field trial po na yung protocol that was presented by KPP to buy. You're not supposed to ask a private company to conduct a clinical trial. You're supposed to do it. Ma'am, talaga po, sa amin po ma'am sistema, it's the private company. Mali sistema. Yeah, nagmo-monitor po ang bank. Mali monitor. Sistema. Okay. Clinical trial, the government should do it. Bakit nyo iaalaw ang private to do it? Tapos hindi alam. Hindi alam sa bahay na ginagawa nyo yan. Walang hindi alam ng mga tao. Tapos pinapipirma nyo ng waiver yung mga farmer. Pinapipirma nila ng waiver yung mga farmer. Di ba there's something wrong? Alam nyo, yung FDA, ang higpit-higpit nyo eh. Kinocomplain nga kayo sobra. It takes 3 years, 5 years para ma-approve sa inyo eh. In fact, I was suggesting na paghiwalay yung food at saka yung drugs eh. Kasi kung gano'ng katagal yung drugs, ganun din katagal yung food. Eh minsan yung mga manufacturer ng food, gusto lang nila maibenta sa public yung kanilang food. So dapat, hiwalay yung food, hiwalay yung drug kasi mas complicated yung drugs. Diba? Yung food, dapat gumawa kayo ng isang group na sa food. Kasi yung food, pati test lang ninyo para maibenta nung, syempre yung ating mga manufacturer ng food, some of them are small, micro, and medium enterprises na importante sa kanila na kume na process silang food, mabenta agad nila. Tapos paghihintayin nyo ng 3 taon, di wala na, lugi na yon. So, pakisabi mo sa boss mo, dapat ihiwalay yung food sa drugs. Yung drugs, mas complicated yon. But yung food, otherwise, ibigay na lang sa iba yung pag-process ng permit ng food. Katagal-tagal eh. And that is really a disadvantage to our agricultural industry. Tapos ngayon, ito, drugs to, bibigyan nyo ng permit. Tapos gagawin ng private without the participation of the public sector. Pwede ba yun? Clinical trial to eh. Dapat kayo gagawa nito eh. Hindi private. Kasi may conflict of interest na sila eh. Sila supplier eh. Di kayo sasabihin nyo na okay ang drug kahit hindi okay kasi ano nyo supplier eh. Yung supplier, siya din ang nag-clinical trial. siya supplier eh. It will benefit him na maganda yung result ng clinical trial. Di ba? Ha? Common sense yun eh. So dapat hindi nyo i-allow yun. Ba't nyo ginagawa yun? Sabihin nyo nga sa akin. Justify nyo sa akin yung ginagawa nyo. Kasi ako eh, nasa shock. You don't think there's a conflict of interest? Sumagot ka, Director. Madam Senator, yung pong role namin is monitoring nung kinoconduct na field trial. Hindi po kami ang actual na nagkoconduct. Sila din na mag-field trial. Di kahit unsuccessful ang field trial, sasabihin nila successful. Kasi para magkanegosyo sila. Eh kasi ako, negosyante din ako eh. Alam ko eh. But I don't do it.
Katulad nyo, ang yaman-yaman nyo namang kumpanya, bakit nyo pati-pati ito papatulan nyo? Ha? Kinurap nyo yung bae eh. Nagpakurap naman ang bae. Evacuated on July 8, 2022, approved na po ng government ng Vietnam. Ibang nakalagay dito? Yung pong nakalagay na June 23, 2023, yung nationwide marketing authorization. Okay. Kasi po pagkatapos po ng CPR, nagkaroon po ng large-scale commercial trials. At kayo nagmamadali dito. Mag-field trial, 60,000. Nagpa-import kayo ng kailaki-laki. Bakit kayo nagmamadali? Di intayin nyo. Hindi po kami nag... hindi po kami... Laki-laki na in-import nyo. Sabi ng ano, dapat 60,000 lang. In-import nyo na 300,000. Sa press release, 600,000 nga eh. Di hindi kayo ano na field trial, kundi gusto nyo na magbenta. Tapos... port ginagamit sa large scale commercial trials. Bakit kasi po commercial trial? Hindi ba bae lang mag-clinical trial? Bakit kasi po ni-require po 'yun na ano na mag tapos pasasign niyo ng waiver na kung may mangyari eh hindi kayo responsible. Opo, ma'am, yung pong waiver it's a standard practice. Kasi po ang nakalagay doon hindi pwedeng ibenta yung vaccine sa iba. Nakalagay din po doon na may responsibility yung commercial farms na mag-report po at mag-monitor. Ara? 60 lang daw, sabi ni FDA. Pakorek lang si FDA, sabi niya po 60, 60, not 60,000, tama so, po ba? So I want to be clarified. I want to clarify what my statement was. In Vietnam, I read a clinical trial using the ASF vaccine. They only use 60 pigs. They used 60 pigs. So I don't know how many doses were made in completing the clinical trial. Around 60 lang. Doses you will make kung 60. Then, ikaw, director. Then I want to continue, ma'am. What I said was the FDA approved the request of the BAI and the number of doses that will be used for will depend on their clinical trial na protocol naman. Sila na clinical trial eh, yung private eh. Tapos ang ikinuha eh, 300,000. Di bebenta na. Ma'am, ang clinical trial yan. Tapos pinasasign nila ng waiver. Tama ba yun? If I may explain, ma'am. Yun pong trials conducted in 6 different farms. Hindi po kami nag-conduct. Nag-supply lang po kami ng vaccine. Sino nag-conduct? Ang kumukuha ko ng samples, yung may-ari ng farm at binibigay sa bae, sila po lahat ang nag-test. So yun po yung sinasabi ng minonitor nila. Hindi po kami yung nag-conduct ng trials. Lahat po ng test were done by bae. Sabi nila, hindi nila. Kayo daw ang nag-conduct. Hindi na malaman kung sino ang nagtuturo. Ano kayo eh. Yun po yung sinasabi nilang sila yung nag-monitor kasi po sila lahat po yung gumawa ng test. Ang nagsusupply ho ng samples, yung farm owner, kami lang po yung nag-administer ng vaccine. Meron pong 6 na farm sa Luzon na ano ho. Anong protocol? We can show you po ma'am yung... The list of the farms opo, that you gave can, to... We can. Okay. Ma'am. Sabihin mo na ngayon, ilist ako. Pakita mo siya. Ma'am, ito po yung Certificate of Product Registration. We can show it to you. It was issued on July 8, 2022. Yung pong... Mr. Reanyo. No, I'd just like to clear out. No, yung farm, kanino nag-request? Kasi you have to ask a special permit to get for a farm para sila maka-import for their own need. Secondly, sa field trial, as a product registration, may nakasulat dyan na ilang countries na ang gumagamit nito besides do sa manufacturer. Kasama yan sa questionnaire, if you register a vaccine. And then, marami pa yan na rules. If you, anong sinunod nyo dito, APHIS?
Kung sinunod mo ang APHIS rules ng US o standard ng Europe, marami kayong dapat sagutin dito sa pag-approve na to ng bakunang to. Willing po kaming sumagot if you give us the opportunity. Maintindihan po ng everybody. Kasi yes, po, that's why. Ang problema po yung trials are confidential. Kaya po kami hindi makasagot. Pero if you guys give us the opportunity, maintindihan nyo po lahat. Pwede. Kasi po yung data kay... Malaman na the trial has not succeeded? No, ma'am. Common knowledge and trial? No, my question is, did BAE allow the special permit to be given to these farms? Sino-sino mga farm yun? Bigyan mo. Madam Chair? Ibigay mo listahan. Why don't you read it? Madam Chair? Yes. Madam Chair Rosendo. Yeah. Bali, nag-conduct ng provincial lalawigan ng Pangasinan, no? The provincial board nag-conduct ng investigation. Dahil may nalaman nga na may trial sa Pangasinan. Hindi na inform kasi ang provincial vet and ang regional director ng trial. Ang nandito na yata yung regional director tsaka yung provincial vet eh. So matanong natin kung anong nangyari dun sa Pangasinan. Madam Chair, Faith Farms, saan yon? Madam Chair, i-point out ko lang po, yan po yung large-scale commercial trials. Sino yung, saan yung Faith Farms? Saan lugar yon? Nandyan po, nakalagay. Wala. Okay. Walang address. Makita nyo po. Your Honor, sa Negros Occidental po yan. Negros. O yung B4 farm, saan? Sa Negros Occidental din po. Puro Negros Occidental to? Hindi po, iba-iba. O, yung Sungin Genetics, saan yun? Sa Rizal po. Central Farm, saan yun? Sa Negros Occidental po. Wilco Farm. Sa Jensan po. Mama Leeds Agricultural Farm. Sa Jensan po. Filmico Farm. Sa Tarlac po. Palangan Integrated Farm. Palangan. Saan yun? Sa Misamis Occidental po. It doesn't add up with our present. RC Naranjo Veterinary Clinic. Veterinary clinic na to, hindi na Cagayan to farm. Ano, kanino to? Saan lugar to? May farm po sila. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Bibiana Farms. Sa General Santos. Jensan Valley Stock Farm. Jensan din to. BC Valley Farms. Sa Zambales. Workies Choice. Sa General Santos. Jolipig Farm Corporation. Sa Negros Occidental. VetServe. Sa Bulacan po. San Miguel Foods. Sa General Santos po. Meron ba silang farm sa General Santos and San Miguel? Ha? General Santos, alam ko ang inano niya ba, Davao de, yung recent, di ba? Davao Occidental, di ba? Ma'am? Yes? Thank you, Madam Chair. Morning.
Pero meron kaming position paper tung Pork Producers Federation. Ako bilang chairman, tsaka si Mr. Roland Tambago ng as president. Guys, Osman Briones. Yes. Thank you, ma'am. Nandito na ba yung 300,000 na vaccine? Ito, may listahan sila binigay. Yes po, may listahan po kami. Accounted po lahat yan. Ah, accounted. Nireport po sa BAE at saka sa FDA lahat po ng Yes po. Kasi may report na yung pong hawak niyo. May mga bakuna na binebenta eh. So, hindi pa tapos yung ating trials. Hindi pwede magbenta. Nabibenta illegally o patago. Sobrang delikado yan sa ating ag industry. Opo, if we may point out po. So, dapat masigurado natin at ma-imbestiga kung totoo nangyayari yan. Kasi yung testing natin eh, initially, ang alam ko, parang mabigay kiniki. Parang sa piglets lang eh. 21 days na hindi na cha-challenge. Yun ang initialing alam kong test na ginawa. So parang sinasabi effective lang sa patiner. Eh ang kailangan natin, yung bakuna maging epektibo sa mga inahin at saka sa mga matatanda, yung mga bulugan, bor. Dahil yun ang unang-unang dapat nating masecure eh, maging ka nga eh, mabakunahan at hindi tama ng ASF kasi yun ang magpo-produce. And then, ito ba yung ano, na-challenge nyo? Let's say for example, sa number of days, hindi tinatamaan. Pero pinapasukan nyo ba ito nung may sakit na hayop o baboy? Para malaman kung talagang epektibo yung bakunang ating ginagamit. Kaya po meron yung large-scale commercial trials para ma-simulate yung farm situation na halo-halo ho yung ano. Kaya po meron yung large-scale commercial trials. Sa Vietnam po, nag-large-scale commercial trials sila 550 farms, 600,000 pigs ho. Yun po yung intention dun sa inimporta, large scale trials by large farms. Para makita po, iba ho kasi yung clinical situation sa testing at saka yung nasa farm na. Yun pong lahat ng farm na kumuha sa amin, makikita nyo, some of them the biggest farms in the Philippines. They have a different list from the list you submitted. How come the list are different? Yun po yung phase 1 po yung sa kanila. Yung phase 2, phase 1 and phase 2. Ba't ka magpe-phase 2? Ngayon pa lang nagpe-phase 2. Yun nga po ma'am, kaya po pinapaliwanag namin. Iba pa po yung commercial, large-scale commercial farm trials. Doing it. Are you BAE? Kumpanya ka eh. You're not supposed to do that. The government should be the one to do that. Bakit ikaw ang nasusunod? Hindi po kami nasusunod. Clinical trial, phase 1 and phase 2. Ikaw ang nasusunod, hindi sila. May hindi nila alam. Iba yung listahan. Alam nyo, kayong mga negosyante, intayin nyo na ma-approve sa Pilipinas and then saka kayo magnegosyo. Huwag nyong negosyohin yung clinical trial. Hindi for business siya. Ma'am, ang protocol po kasi ng FDA, normally ang nire-require lang phase 1 trial. And then they consider for approval yung CPR. Kami po, pinag-require pa ng phase 2. Kaya po sila nag-issue ng special import permit para nga po makapag-commercial, large-scale commercial trials. Ba, ilahat yun. Yes, FDA ma'am. Di ba pag-CPR? So, lahat na trial na ito, alam ba ng BAE? Hi, Director Limson. Alam ba ma'am ng BAE yung lahat ng trial na ginagawa? Yes po. Alam nyo? Opo. Namo-monitor nyo? Monitor po kasi kami po yung nagtitest ng blood samples na sinasubmit ng farms.
So explain ko lang po ano. Private ang nagta-trial, kayo ang nagmo-monitor. Hindi ba conflict of interest yun? Yung supplier ang nagta-trial? Farm. Eh, supplier sila. Ma'am, yung participating farm po mismo. Eh, supplier sila. Sila may listahan, sila kumukuha ng farm, tapos eh, ano susunod sa inyo, supplier eh. Ma'am, pwede magtanong lang. Yeah. Ha, pwede bang malaman kung paano yung kinuha yung results na para sabihin na effective yung, sinabi nyo na bang effective, hindi pa? Sa first trial, effective. Yung tungkol sa effectiveness po, kina-qualify po namin, that is only in terms of the ability of the vaccine to produce antibodies. Pero hindi po namin sinasabi na pag in the face of halimbawa may sakit, that it will be effective because it entails a challenge trial. Okay. So, based on this, ang pinagbasihan nyo lang ay antibody titer after vaccination. Okay. My second question is this. If that was the case, how long is the maternal maternal antibody persist in the piglets when you vaccinated this? Okay, sir. Dun sa first phase po kasi that was only for a month kasi yung ability to produce antibodies. Kaya po nagkaroon ng phase 2 para po it lasted for 4 months kasi ang claim po ng manufacturer is the antibodies will last for 4 months. Kaya po yung second phase trial, it lasted for 4 months para po ma-monitor yung okay. Antibodies. Kung 4 months, my next question is this. We are basing it on, do we all know or do we agree that the higher the antibodies will definitely protect the animals? Do you agree? Sir, it's not, kumbaga sir, kasi that will, kailangan nga po dyan para mapatunayan na that it will protect the animal pag nagkaroon po tayo ng challenge. Okay, so it is a challenge. Accepted. Pero hindi natin kayang gawin. Yes. Hindi natin kayang gawin. My second question, tinanong ba natin sa manufacturer kung ito ay nagamit na o natin sa ibang bansa, liban sa Vietnam? Kasi sa ano nyo ha, pag nag-a-apply ka ng application sa ng bakuna, tinatanong yan, what other countries uses this kind of vaccine pera dun sa manufacturer? Hindi, dito ko Indonesia nilagay. Sir, so far, yung time ang nag-import na from them is Dominican Republic. Dominican Republic. Hindi po namin natanong ang Dominican. Ma'am, medyo matagal din kami sa bakuna, no? Siguro 30 years. And I have visited a lot of laboratories and all the trials. Ang ginagamit namin, APHIS from the start. Ang gusto ko lang malaman, kung yung protocol ba natin, do sa regular, di ba nag-register naman kayo ng hog cholera? Am I right? Do sa hog cholera sa pagtitest nyo, nakita nyo ba yung kailan nag-i-start ang kanyang increase ng antibodies once vaccinated? Have you tried to say that na after 3 days, eto na yung dami ng antibodies? After 7 days, eto na ang dami? Have we tried that? Sir Joe, yung pong kiniklaim is ability of the vaccine to produce visible antibodies after day 7 nung initial vaccination. Okay. May next question. Meron ako nakita sa inyo. Hindi ko kasi out of touch na ako, no? Explain nyo nga sa akin ang difference ng HAD50 sa TCID50 at saka sa PFU unit 50. Paki-explain nga sa akin difference. At tanong ano niya? Sir, we have to refer you. Hanapin lang po namin yung aming ESF na... Ang
Introduce. Reynel De Dela Peña po, siya po ang chief ng Veterinary Laboratory Division po ng Bureau of Animal Industry. Good morning po, Madam Chair. Yung pong difference ng HAD po. Yeah, HAD 50. Nabasa ko eh. TCI, kasi out of touch na ako. TCID 50. TCID at saka PFU. With regard for sa, ano, sa ASF vaccine, ang ginamit po na ano na titration method is HAD. Hemadsorption. So, pwede naman po, applicable naman po yung TCID 50. Pero mas, ano, mas effective po yung HAD. Okay, kung effective, paano natin siya bibigyan ng equation? Like katulad ng sabihin natin, ang PFU unit na 0.7 is equivalent to 1 of TCID sa P50. Paano natin siya i-compare? Ilang HAD ang kailangan ko para maprotektahan ko, magkaroon ako ng antibody level na mapoprotektahan ko yung animals? Dapat meron silang study niyan. So in case po ng ASF vaccine, ang applicable po talaga yung HAD. So for HAD po, ang immunizing dose niya po is 3.50 HAD. Oh. Ay, ilan equivalent niya sa TCID? Doc, hindi ko po kasi kailangan po ng extrapolation yung po yon para ma-compare sa yung equivalence na sa PFU na sinasabi nyo. So yung PFU po ay hindi po siya applicable sa African swine fever virus. Bakit? According po to sa scientist na nag-develop. Iba bang pamilya ang hog cholera sa African swine fever? Opo, magkaiba po. Pestivirus po yung ano? Pestivirus po yung yung classical swine fever po. So wala pa tayong basis kung ilan yung protective level in equivalent to TCID. Ang sa hog cholera po is ano, is depende po sa klase ng bakuna. Sa hog cholera po is TCID 50 po yung ano, karamihan na ano doon. Ganun din sa HAD, 50 rin. 50% dapat affect, magkaroon siya ng immunity level. So usually 50%. Po, kung equivalent sa PFU po, sa TCID 50 or sa HAD 50, ang pinakaano po yung at least 3.5 or 3 TCID 50 or HAD 50 or PFU. Pare-pareho lang po siguro yon. Anong protocol, gusto raw nila malaman in layman's language, mm-hmm. Paano ba ito nakakaprotekta? Kasi sinabi niyo, wala pa kayong protective testing, ha? Protection testing, di ba? Protective level. Gusto ko lang i-emphasize sa inyo, ha? Na it's not the higher the antibody na magtatrabaho o magiging protective ang isang bakuna. It doesn't follow. Pwedeng mababa ang antibody titer mo, pero mataas ang protection level mo. I would like to take note of that. And that has been tested sa Europe. Kaya ako, sumama lang dito. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na napakadelikado nung ginawa natin na to. From the start, it is very, very dangerous. Kasi pwede ka naman magantay ng ibang bansang gumamit. Eh. Secondly, isang question ko sa inyo. Meron na ba kayong testing na merong alternative host tong ASF? Like FMD, meron na ba kayo nakita na alternative host? Siguro po, sir, isa-isa lang po. Alternative host. Alternative host po. Kailangan po talaga sa ano, host animal siya. Oh. Host animal siya. So yung pong sagot po doon sa tanong niyo na ano lang po ba 'yun? Yung una niyo yung tanong. Hindi, yung protection kasi ganito 'yan, no, explain ko sa inyo. Siguro, bihira nakakaalam. Na yung FMD, pumutok yan sa England, sa baboy, ang carrier, tupa, ship. Unexpected carrier yon. Kaya dito, kaya ako tinatanong, dahil patay na lahat yung baboy, kung wala siyang alternative host. Island by island tayo. Di ba? Napipigil natin yung ibang
diseases, naalala ko, gagaling na ng bae sa quarantine system. Bakit hindi natin baboy lang eh. Eh katulad sa amin, ubus na baboy. Oh, eh di kumagalaga kami ng baboy. Di wala nang, ano, ang gagawin na lang ng gobyerno, eh ayusin yung quarantine system. Di ba? Pakisabi kung mali ako ha. Yun lang inaano ko sa inyo eh. Kasi this is for the industry. Number three question, as a businessman, how much is the cost ng bakuna nyo per piglet, per dose? Pwede bang pakisagot? Market price, ha? Cost reimbursements po. Cost reimbursements po ang currently inan po namin. It's 488.88. Per dose? Per dose po. Oh, now, pakibigay nga sa akin ang viability kung yan ay gagamitin sa inahin at sa piglet. I just want to ask this question. Kasi sometimes i-consider mo to eh. Bakit mo ibibigay kung malulugi lang yung farmer ko? Oh, pera pa yan ha. Wala pa tayo doon sa protection level na mabibigay nila. Yung ibang bansa, hindi ginamit. Yung US, inalis nila sa kanyang registry yan. Oh, eh sino tayo na sumusunod lang sa Amerika, sa APIS, para hindi sundin to? It is just a simple question as that one. Thank you. Sa totoo lang, Madam Chair, malaking additional cost yan sa aming alagang baboy. That will cost us 5 to 6 pesos per kilo. Kung mag-alaga ka up to 100 kilos, eh alam naman natin yung backyard, minsan merong 80, 85 kilos, binibenta na yung ano. So, magre-range yan 5 to 6 pesos per kilo. Yun eh, kung ano ba yan, retail na ba yan o direct sa manufacturer, baka mas mahal pa pagka sa mga dealer. Ay kung dalawang dose yan, medyo malaki ang cost to produce. Yun po kasi yung cost ng to bring it here. Lahat yung gastos kasi maliit na batch lang po itong in-import. No? Ang problema po kasi dito is this is a live vaccine, attenuated vaccine. No? Special handling po ang required. No? Oh, tulad niya, sinabi mo attenuated. O ang tanong ko sa'yo, may testing na ba kayo dyan tungkol sa kung ito ay may shedding o wala? Meron po, kompleto po. If our independent ASF expert to explain who yung results ng testing, including yung issue ng shed. Ah, okay. Maganda yun. Opo. May isa pa akong question. Ha? Yung bang mga ASF pare-pareho, iisa lang yan o maraming strain? Doc. Gusto ko lang malaman kasi hindi ako aware masyado rito eh. Yun pong available. Yung mga ASF dito, pare-pareho ba sila? Katulad ng FMD, may Philippine strain, may kung ano-anong strain. Ito bang ASF natin, pare-pareho? Yung nasa Vietnam, nasa Pilipinas. Ha? Your Honor, if I may be allowed. Yes. Ang genotype po ng available dito, na present sa atin, na nakita na, is yung type 2, yung Georgia strain. Now, as far as kung ano-ano yung mga strain, hindi pa po napag-aralan natin yan dito, but they all belong to genotype 2. So, just like hog cholera na sinasabi nyo, diba? So, maraming strain ng hog cholera, but the vaccine for hog cholera are all effective. Diba? Meron tayong Chinese strain, meron tayong iba-iba, yung pinasok ninyo galing sa Eastern Europe. Diba? Pare-pareho yon that will work against hog cholera. Ngayon, itong strain na nasa atin, yung bakuna na tinetest natin, is specific for Georgia strain. Pero wala pang formal na pag-aaral. Okay, kung ganoon, since alam mo pala yung genotype 2, may isa akong question. Pakibigay mo nga sa akin ang phylogenetic groupings nito para makita ko similarity at saka identity ng mga strain na yan. Para masabi natin na meron siyang relasyon, may protection level, meron siyang probability to mutate, and everything. That's my request lang.
Opo, pero yung po nga sinihingi nyo na strain, no? Eh wala pa nga po tayong formal na published na pag-aaral na ginagawa, na ginawa po. Pero may, meron tayong ano, genotype, alam natin kung ano siya. Opo. Oh, kung alam natin, di sa phylogenetic grouping, may grouping mo siya. Oh, sabi mo sa kanya, sa akin eh, type 2. Oh, sige. Sino-sino yung nasa type 2? Gaano siya kalayo doon sa bakuna? Di ba? Halimbawa, ito si congressman. Oh, ay kamag-anak niya itong si, ano, malapit siya doon. Ako, kamag-anak niya, pero malayo ako sa kanya. Di ba, ganun yata yung phylogenetic grouping? Opo, kung hinahanap niyo po ay homology ng mga different strain, yung nga po pinopoint out ko na wala pa tayong formal na pag-aaral na ginagawa. Ngayon, ginagawa pa lang po yan. I think, sa the best of my knowledge, ginagawa po yan ng UP Los Baños. At ginagawa rin po ng grupo na nasa CLSU. And then, bakit tayo gagamit kaagad ng produktong ganyan? Kung hindi pa pala fully studied, we're risking the whole country, the whole industry, wherein there would be a simpler point of view to help our farmers. Trabaho na sana ng gobyerno natin na ayusin yung quarantine system lang. Na yun libre ng island, o di sige, magtuloy kayo dyan, o lugar nyo, o kontrolin na. Based on your answer to me, na wala siyang alternative host, baboy lang. O, patulad sa amin, naubos ang baboy. O, ibig mo sabihin, kung mag-alaga kami after 1 year, kailangan ko pa magbakuna ng ASF? Does it follow? Can I have the floor, please? Yeah. Could I be recognized? Let's recognize Dr. Yeah, from Tuna, from Swine. Ma'am, gusto ko lang, ano, let's go back now to the research. In order to attain yung import protocol, I mean yung importation, no? As in collaboration with BAE at saka yung FDA. I think nandiyan si Dr. De La Peña. Could you now please expound yung trial na ginagawa doon sa few animals, then in-enlarge nyo yan, dinamihan nyo. At ang alam ko, matatapos lang yung trial na yan by end of September. Di ba? So, magkakaroon tayo ng result. Over. Yun ang gusto naming makita ngayon. That's one, no? So, nangangahulugan, ma'am, na hindi pa tapos, no? I think at this time, tapos na. Now, ang tanong ko lang is ganito. Ko, doktor, hindi dapat yung supplier ang nagtatrial, kundi BAE. BAE, ma'am. Okay. Hindi eh, yung supplier ang nasusunod, you know, eh. Sila eh. Ma'am, that's why I'll go ahead. Mali yun eh. Okay. There's conflict of interest dun eh. That's, kasi pag supplier ang nag-trial, di syempre sasabihin nila okay yung trial nila. Kaya, ma'am, dapat sila. Dapat BAE yun. Bakit yung pinayagan ng supplier ang mag-trial? Ngayon, ma'am, sila, we always ask them to report sa NACADSE, no, yung association ng committee, advisory committee on disease control and emergency, at saka sa amin sa PICAF, no, in-invite namin sila to explain. But yun ang sinasabi, matatapos lang yung trial end of September, and yung total study will result ibibigay nila by October. So ibig sabihin, without it there should no be an issue once of import permit or special permit. Sabi nila tatlong trial. Oh ma'am, pero hindi pa tapos. Oh. So nasa hindi pa tapos yung hindi second. Pa. So hindi mag-i-issue ng import permit. Exactly, ma'am, that's what you want. No? Ang nawo-worry ako, ba't ang trial, ang nasusunod yung supplier. Yeah. Hindi lang ngayon, ma'am. Ang parang there's conflict. Ma'am, hindi lang yun. Ang worry namin, bakit nagkaroon ng 300,000 doses sa market? At ito'y ibinenta. Ibinenta yan. No? That's why there was a waiver. May waiver eh. Na pag bumili ako, ibig sabihin, you know, I'm taking all the risk. No? So, may waiver eh. Kaya to, ang suggestion ko sana noon sa bahay is to monitor sino yung mga bumili. Let's have a list on those customers na bumili.
Pagkatapos, bumili ang bae, tapos nag-trial siya. Hindi nyo pa bibiliin yung supplier. Bakit ang, ba't supplier ang bibili? There's something wrong here. Madam Chair, if I may be heard. So ma'am, hindi dapat ibebenta because special permit lang ito. No? Pero ibinenta niya. No, ibinenta. Ma'am, for the record, hindi po kami nagbenta, ma'am. In fact, kung sinasabi niyo may ibinebenta, subukan niyo hong bumili kung may mabibili kayo sa amin. Can you please? Sa binigyan mo malalaking kumpanya, hindi mo binenta, binigay mo. Cost reimbursement po kasi, ma'am, yun. Cost reimbursement. Ma'am, hindi po makakapag-trial testing ng 300,000 doses na sasagutin lang ng isang kumpanya. Hindi naman po charity yung ano, no? Okay, ito lang ang tanong ko. Ang punto ho doon is, tanong ko, sagutin nyo lang. Can you now account where is that 300,000 doses? Yes, yes. Sir, we will give you a list if you can access from the chair and you can inspect our warehouse kung gusto nyo ho. Nandun lahat po. Lahat po accounted for with the BAE. 300,000 yan, ha? Doses? Yes, okay. Yes. You can check anytime. Madam Chair, may I have also the floor? Okay lang ba? Madam Chair, may I also have the floor? Yeah, good morning. I hope this Senate hearing is everything put on record. Yes. I have two basic questions to ask to the FDA and, of course, the supplier. Please have this on record. Are you aware that the seed strain used for AVAC is prohibited for use no less than by APHIS? Are you aware of that? That's not correct. We will allow si Dr. Montenegro, our expert, to respond. No, my question is, are you aware? It's not whether correct or not. Are you aware of that? If we cannot be aware if it is not correct. No, it's not a question of correct. Can we now respond and point out the defect in your claim? My question simply is, are you aware? It's just a question of yes or no. If it is not true, we cannot be aware of it. Hindi ba? Kung hindi po totoo yung sinasabi nyo, paano kaming magiging aware? And we will tell you why it is not true. May I have the floor also of our FDA director? Yes. For as far as the animal health of the country is concerned, the determination of the strains present in the country or even the is under the purview of the Bureau of Animal Industry. When they requested for the dose number of doses for trial, the FDA approved it, considering that the requesting agency is the authority on the animal health strains. I mean, the viral strains in the country. Yes. Sir, all I need to know is, are you aware of that notice? It's a federal registry notice. And as regulator, FDA, you are in charge of even biologicals and vaccine. Are you aware of that? We are aware po of the... What does that say? We are aware po yung sa publication po, yung decision po ng US, but you know, the Philippines is a sovereign country. Correct. We rely po on the Bureau of Animal Industry for the determination. The point I'm let me just federal report, you will rely on BAE. If I may respond, follow up with my question, ma'am, if you give it, Madam the Chair, floor. If I may respond if I may continue lang po, kasi marami nga pong pinaliwanag po ni Dr. Montenegro, there are several strains po that need to be determined. Ang dito po ang expert natin kung ano po yung present na yes mo nandito po ang virologist po ng Bureau of Animal Industry. They will determine po what strains are present in the country. Yun lang po. We are only
regulating po the products that are used against the animal diseases. Sir, with due respect, you are saying you are aware. You are aware of that notice. It's a federal registry notice. Your agency is almost the same as the Center for Disease Control in the U.S. BAI, more or less, should be also attuned with what's going on with APs. That's Animal Plant and Health Inspection Service. Now, what I'm simply saying is, if you are aware and you simply ignore that, is that a point of regulation or misregulation? Because I have another important question to ask. It's just a question. Are you aware? If you are, then you could have acted on it. Make sense? At that time po, there was no application or request for importation po coming from the BAI. That is their mandate po sa, when it comes to protection of animal health in the country. I will leave it as is. I have another question. I want to point this out with due respect to our KPP company officials. Your partner in Vietnam is Mr. Nguyen Van Diep. Is that right? He's the ABAC CEO. He's your partner. Is that right? Yeah, he's the CEO of ABAC. Yes. The ABAC CEO is Mr. Nguyen Van Diep. Correct. Correct. You had an exclusive partnership with him. Is that right? The distributorship agreement. Yes. Did he tell you that the seed strain, I mean, ito yung punla na ginamit sa ABAC, is a stolen seed strain? Are you aware of that? It's not a stolen seed. That's the first time I heard it. Yes. I will educate you maybe after this hearing. Because what I'm pointing out, Madam Chair, and this is on record, a stolen seed strain is, right from the start, should have been illegally used, transported, and manufactured. That is the ruling of the notice, federal notice of APHIS. What did he say? Please let me finish. What did the supplier of the American company, the one who originally supplied the seed strain to ABAC, they are no longer in good terms because they violated the material transfer agreement. If you are not aware of that, sir, with due respect, I can give you an education on this after this hearing. Thank you. Just to respond lang, Madam Chair, no? Yung pong development ng ABAC ASF vaccine was monitored by the U.S. Department of Agriculture. No? They sent a delegation of scientists to conduct confirmation of the study last April and May 2023. Siguro po naman kung U.S. Department of Agriculture, kung totoo yung sinasabi nyo, they should be aware of it. No? Pero ang sabi po nila, the vaccine meet international standards, including those that have been developed by scientists and submitted to the World Organization for Animal Health. No? Tapos, on top of that, yung U.S. Secretary of Agriculture, Tomas Vilsack, said it was likely to be interested in precautionary purchases from the U.S. despite of the fact that the country was spared from the virus. Yung U.S. mismo, Department of Agriculture, are considering precautionary purchases of the vaccine. No? Siguro po naman kung delikado yung vaccine, hindi dadalin ng U.S. sa U.S. yung vaccine, samantalang wala pong ASF virus pa doon. So, nakapublish po yan. You can look at it. Vietnam Plus, this is the official publication of the Vietnamese government. Naka-report din po sa Reuters yun. No?
So yun po yung sagot namin diyan, no. Ang problema po doon sa sinasabi niyo, kayo lang po yung nakakaalam, no. Wala pong ibang nilabasang diaryo or publication yan. Just to inform you ho, as of this time, there are 8 countries which have supply agreement for the vaccine with AVAC ASF, no. And I will mention them, no, para po makita niyo na hindi po totoo yung sinasabi yung safety issues, kasi these are the largest agricultural countries, no. Unang-una po Indonesia, the company is PPG, no. Cambodia, CP Group, no. Malaysia, Yenher. India Immunologist Limited. Myanmar, Nepal, Kantipur Vet Distributors PTV. Pati po yung Serbia at Ukraine may order na ng vaccine ng AVAC ASF. In fact, ito pong weekend na to, we had delegates dun sa conference organized by AVAC. Pati po yung China nagpadala na ng delegation, and they are negotiating to buy supplies of the vaccine. No? Siguro po kung dangerous yung vaccine, nakagaya ng sinasabi nyo, hindi o-order itong mga bansang ito. So we have to go to clinical trials, not tatlong beses. And ako, ang sinasabi ko, dapat hindi kayo nagki-clinical trial, dapat ang BAE, kasi kayo ang independent. Hindi pwede yung supplier. Siyempre, pag supplier ang nag-clinical trial, bias na yung supplier. Ma'am, just for point of clarification po. Alam mo, pare-pareho tayong negosyo. Huwag mo akong kumbinsihin dyan. Ako, kita ko na yan. Ma'am, sinuplay... Siyempre, ikaw, gusto mo makabenta... ayusin mo yan. Ang sinisisi ko, itong BAE, bakit sila papayag na ang magki-clinical trial supplier? Ma'am, bakit kayo po mapayag? Ha? Mali yun eh. Dapat gobyerno ang mag-clinical trial para independent. Hindi yung supplier. Miski ako ang supplier, aayusin ko yung clinical trial na yan. Diba? Ma'am, may question lang ako. Sino ba nag-issue ng waiver? BAE o KPP? Oh. Kasi sa experience namin, normally, pagka meron ka ng report sa ano, ang inilalagay mo dyan, normally, walang bayad dyan sa pagpapatest sa isang farm. Pero ito, all the requirements, tatapusin muna yan ng BAE, which palagay ko naman, nagawa nyo. Natapos nyo. Ngayon, pagbibigay mo ng waiver, ang nakalagay lang sa waiver doon ay babayaran pa namin pag kami namatay dyan sa hayop na yan. SOP yan, ha? Pero hindi ko alam kung ano yung waiver nyo. Hindi ko pa nang, eto, kabibigay lang, pero hindi ko na binabasa dahil mas alam nyo dapat to. Ang ngayon lang ako nakakita ng waiver na ginamit mo na farm ko sa testing mo, kung namatayan ako, wala akong sagutin sa'yo. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng kondisyon. Sa tagal at sa bawal mang salita. Sa tagal kung hindi lang yata 30 o 50 baksin ang natawag dito, nairehistro ko sa BAE. SOP to eh. Huh? Just to respond po, no? Oh. Yung phase 1, phase 2 clinical trials po, no? I think you have to, you have to address the chair. Mr. Chair, can I request for permission to respond? Madam Chair, then... Madam Chair. You cannot respond directly to a person who is responding to the chair. Because Senator Tol, they're talking of very technical terms na miski tayo, hindi natin naiintindihan. Ang point ko lang, when you make trials, it should be the government. It's not to be the supplier. Bakit nyo pinabayaan ng supplier ang mag-trial? Bias ang supplier. Siyempre, gusto nila magka-negosyo. Iaanuhin nila yung clinical trial. Kayo dapat. Kaya nagagalit ako sa BAE. Ba't nyo ginawa yan? Mali yan eh. Mali yan. Oh, mali yan. Hindi tama yan. Kaya ako, hindi ako common sense. Dapat ang nag-clinical trial is government, di ba? Kayo mag-a-approve eh, kung okay yun o hindi. Bakit ang mag-clinical trial supplier? Oh,
ano ba relationship niyo sa supplier? Bakit tuwan-tuwa kayo sa supplier? Ha? Doon kayo sa government nagsaserve eh. Hindi naman sa supplier. Kaya kayo na andyan, you are employees of the government. You should be employees of the government and you should protect the people. Ha? You should not protect the supplier. Ngayon, kung makapasa yung kanilang produkto, then that's the time. Oh, then the public can buy from them. But not before. Oh. May I just respond briefly? Madam Chair, we did not conduct the clinical trials. Meron pong independent farms na may sariling, kami po kasi wala po kaming farms. You cannot go direct to the farms at kayo magkoconduct ng clinical trial. Bae should do that. Opo. Ba't nyo ginagawa yun? Hindi po, ma'am. Ba't kayo nagmamadali? Nag-supply lang po kami ng vaccine doon sa farms. Ay, ba't kayo bawal pa yan? Yun nga po, para matest. Bawal pa yan eh. Para matest po for ng... For clinical trial lang yan ng bae eh. Bakit kayo ang magsusupply? Yun po, gamit sinasabi nga nila, tama yung sinabi nila, pasasign ninyo ng waiver. Eh yung waiver na binibigay ng gobyerno, pag napahamak sila, babayaran sila ng gobyerno. Baliktad yung waiver mo eh. Nilagay mo sa waiver mo na wala silang claim kung ano man ang mangyari sa kanila. Eh kasi private yan. Yun po kasi yung standard protocol po. Pag, standard kaya protocol po trial ninyo, siya eh. Pero hindi yun ang standard protocol dito sa gobyerno. Diba? Madam Chair, we did not own the farms po kung saan nag-test. Meron but po mga farm do owners. That. You're not allowed to do that. The government should be the one to do that. Hindi, you cannot go directly to the farms and then magki-clinical trial kayo doon tapos pa-waiver nyo. Bawal yun. Wala pang permit yung produkto nyo eh. Why are you selling it to the farms? Diba? Hindi po namin... Bakit tayo magki-clinical trial? Diba itetest natin kung okay yung vaccine? Ba't kayo didiretso? Okay. Nag-supply lang po kami nung I mean, I don't know, vaccine. But common sense. You cannot supply vaccine because it is not yet approved by FDA. Pero po para so, dun sa clinical trial nga po. Kaya mag-supply. And BAE should do that. You should not do that. Yes. Kasi pinipilit nyo. Naiinis na ako eh. Kaya ayoko na mag-comment eh. Pinipilit nyo ako mag-comment. Naiinis lalo ako eh. Thank you, ma'am. Kasi kaya medyo malaki yung duda, eh large commercial trial eh. Diba ibig sabihin ito? Parang nangyari, large commercial sale ito eh. Kasi sa laki ng takot ng mga farm sa ASF, talagang pwedeng pumasok sa ganito eh. Lalo na kung makukumbins nyo na ito ay epektibo. Pero hindi pa naman approved. Yun ang problema. Ay napakaraming lugar. Paano kung sablay yan? And then, biglang yan ang naging dahilan kung lalo tayong magkaluko-loko. So, and then, may bayad. And then, walang sagutin yung farm. Ibig sabihin, nagbigay ng waiver, ibig sabihin, okay lang, nagtitake sila ng risk. Ang ibig sabihin doon, hindi na ano eh, mukhang binabakunahan na nila lahat ang kanilang alaga. Which is, hindi pa naman dapat dahil hindi pa approved. At ito'y walang pagkakaiba doon sa nangyayari sa avian flu. Napakarami nang nagbabakuna ng AI nang wala pang ina-approvang bakuna ang BAE or FDA. So, ibig sabihin, talagang kami natatakot sa nangyayari, even sa poultry sector. Yan isa rin dapat maimbestigan. Napakarami nang gumagamit ng AI vaccine. Which is, matagal na natin sinasabi, madaliin natin ang pag-a-approve ng AI dahil alam namin na may mga taong gumagamit na ng AI vaccine. Eh, ito rin ang nangyayari sa ASF dahil malaking takot ng ano eh ng mga racers. So wala kang pagpilian eh, paano kung may tamaan and then nagbabaka sakali eh iba-iba pa yung AI dahil yung AI
may mga approved vaccine sa ibang bansa. Kung hindi ako nagkakamali. Eh ito, walang malinaw. Pero delikado pa rin yon. Mabuti kung yung ginamit na vaccine, eh, dahil illegal, ay yun talaga yung tamang gamitin. So pwede. Dapat madali natin yung ano na ito. Hindi pinapayagan yung clinical. Eh, dapat talaga maliit na portion lang. Dahil kung sumabog man, hindi kalat. Eh, ito parang ang mangyayari. Pag sumabog yung palpak yung ano yung vaccine, buong Pilipinas meron na. Pwedeng i-clear ko lang. Can I ask the Department of Justice to comment na legal ba yon na walang permit magdidiretso na sila sa mga farms? Step, Madam Chair. Yeah. Perhaps after having heard from Congressman Briones, it would appear that the clinical trials are being done as a disguise to have a commercial inoculation of swine affected pigs, and perhaps FDA laws would be involved here. DOJ, can we do a clinical trial without approval, pre-approval? If you recall, during the COVID-19 days, before you conduct a clinical trial, you have to follow a separate standards, the number of patients to undergo clinical trial. I recall here during those days, yung DOST conducted a clinical trial somewhere in Santa Rosa, just for 9 patients. Isang taon, hindi pa lumalabas yung results. So medyo matagal po yun, Madam Chair, and to I'm not a scientist nor a doctor, but nasal swabs from the swines would likewise be needed. So nasaan na yung resulta nun before a permit can be issued? How many swines were inoculated? How, ang pagkakaiba nito sa tao, yung tao merong placebo. Dito walang placebo. Hindi naman may isip ng baboy kung yun talaga yun yung sinaksak sa kanya. So there is a placebo trial for human beings, which is different from swine. So again, I think may violation ng FDA law. But yung FDA siguro dapat ang involved dito. Paano ka magpapapasok ng vaccines, ng gamot, ng walang permit ng FDA for a small universe of swines and piglets? Yun, kakasama na rin yung bagong panganak na inahin. So limited lang dapat po yon, and under the microscopic eyes of FDA in collaboration with siguro DOST, and hintayin yung resulta. Kung may resulta, at saka pa lang maglalabas ng preliminary report kung po pwede itong ipropagate. Hindi naman po yung bigla ang buhos na napakarami na kagad na bakunang isasaksak. Eh, hindi na natin alam kung ano yung epekto nun, because we're dealing with viruses. Virus. Ma'am, Madam Chair, for the record, tinigil yung, I just heard the report, yung Department of Health, tinigil na yung bivalent vaccine. At 300,000 plus yung bakuna natin galing sa Lithuania, tinigil muna kasi iba raw yung epekto ng bivalent vaccine pagkatapos ng COVID natin. So, in-stop muna ng Department of Health. Ganun ka seryoso yung pagtingin dito na pag may epekto pa lang, although we're referring to human beings, pwedeng i-stop. Ito, wala nang nakatingin kung ano nangyayari. So, perhaps FDA should be involved, at you should be involved, and pwede kayong kasuhan dito ng negligence na rin for not performing your... Paano nakapasok yung viruses dito na gagamitin for trial purposes? Was there a directive coming from FDA that would allow clinical trials here in the Philippines? How long will the clinical trials last? When will the clinical trials be done? Under whose auspices or supervision? So kung wala, parang nagte-testing lang tayo rito with violating our own FDA laws right under our noses. So dapat po siguro gawin ito ng tama, Madam Chair. And
we're going to allow the Department of Justice to answer. Was any law violated? Were there laws violated? Sir, the Department of Health, FDA, requested the DOJ to render an opinion on the jurisdictional regulatory jurisdiction over veterinary drug product. So in May this year, we released the, please allow me to correct, that's not the department order, it's DOJ opinion number. Wait, lang po, sir, check. It's not department order, but it's a DOJ opinion number 15, series 2023, May 5, 2023. In this opinion, we upheld the jurisdiction of the FDA over in the inspection monitoring of drugs, veterinary drug product. So basically, nagkaroon sila ng MOA noong 1991, entered into between then BFAD and BAI. So ngayon parang na-revalidate to, nagkaroon ng JMC or yung Joint Memorandum Circular. Can you provide the committee a copy of the circular that you're citing? Sir. So I mean, jurisdiction is FDA. Yes, sir. So ma'am, so, with your permission, we can ask FDA kung nag-exercise sila ng jurisdiction. Is FDA here? Yes, nag-exercise yes, kayo ng jurisdiction. Chair. Did you comply with the JMC? Yes, we complied. In fact, the BAI was aware of the FDA regulation. Thus, on December 2, 2022, they wrote a letter to DG Sakate that the AVAC ASF vaccine from Vietnam is safe and protects animals against ASF virus. So there was Director Lim Somto. And on June 23, 2023, upon the request of BAI, we issued naman po a permit to the Mr. Juan Carlos Robles po of KPP Power Commodities Incorporated, approval po of 6,000 to import po. Only for field trial. Not for commercial use po. So were the trials conducted under the supervision of FDA? Opo. Meron? Meaning po, yung they submitted a clinical trial protocol. Narinig mo na yung sinabi ko. Nagkaroon ba ng nasal swabbing ng mga baboy na kayo ang nagsoswab, nasa inyo yung records, meron? Can you provide this committee a copy? The design po of the clinical trial protocol which specify po those procedures. So, was that complied with? That protocol? That is for the monitor to determine po and the sponsor to answer and the principal investigator. Let me explain so po. So, the principal investigator is coming from where? The private company or the FDA? The monitor would be able to, the monitor it seems is the BAI po eh. Kasi tatlo po yan eh, the sponsor, the principal investigator, and the monitor. Kung ganyan kadali ito, Madam Chair, andali sana tayo nakapagpasok ng bakuna ng COVID-19. Kanya-kanyang trial na lang sa barangay, o mag-trial kayo dyan, tumalab itong bakunang ito, sige, pasok na. Di ba, ang tagal natin, emergency use authorization. Emergency use authorization, inabot tayo ng, tapos na yung COVID, emergency use authorization pa rin tayo bago nabigyan ng final certificate, di ba ho? So, I think FDA something is lacking here. Can you confirm that, Department of Justice? Ano ba yung dapat gawin? Pag nagbigay ng permit, bahala na kayo mag-clinical trial dyan. Di ba may mga laboratory specimen? Di ba may mga clinical trial results na supposed to be scientific, medical, di ba? I believe, sir, the JMC, which revalidated the JAW. Joint Memorandum Circular. Yes, sir. Papil lang yun. So there's yung science nito. Yes, yung science. So I'm not very particular. Apologies, sir. I'm not very particular with the volume or quantity that is allowed. But what I do know is that the JMC, which revalidated the JAW, has this. The volume and the quantity to which their jurisdiction, but I think the jurisdiction has been transferred pursuant to the revalidated JAW. Kaya ka po invento, Madam Chair, yung University of the Philippines nung mag-iimbento ng isang bakuna rin gamot na kasama ang DOST sa Santa Rosa Hospital,
nine lang yung tao na subjected to clinical trials. For 2 years, siyam lang. Siyam lang yung nag-undergo ng clinical. Ito, although we're not referring to human beings, nakapasok 6,000, bahala na kayo. Ganun ba nangyari dito? So, tanong ko ganito, 300,000 pa, nasaan yung resulta? Noong sabi niyo may field, was that field validation? Where is now that scientific finding that would show that this is safe for inoculation? Wala. So kung wala, ano yung per baboy yan, ha? Yung 300,000, ha? Per injection. Swine A, ito yung resulta, sinuwab namin. Swine B, ito yung resulta, sinuwab namin. Swine B, medyo nagkaroon ng diferensya, nilagnat, ito yung resulta. Swine C, naapektuhan yung mga piglets. Swine D, namatay. After, meron tayong ganon? Madam Chair, may I have the floor? May I respond? In accordance with medical procedures, swine D, sinunog na lang, pinatay. Swine E, sinipon, pinatay. Meron mo tayo nun? 300,000 po yung subjects natin dito. Mr. Chair, Madam Chair. I think Bae is about to answer. So, Madam Chair, Mr. Senator, yun pong for individual farms that were under the phase 2, meron pong grouping ng animals na for vaccinated and controls. And kung sino po yung naunang kinolektahan ng blood sample from day 0 hanggang matapos po yung testing period na 120 days, yun din po yung same animal na kinokolektahan ng dugo. So lahat po nung blood samples noon at saka po yung testing, may record po. So ang tanong ko po, may record tayo noon lahat? Meron po. So ang nakikita ko hong procedure sa ibang lugar, I don't know if this is done in our jurisdiction, nasal swab samples were collected from all pigs between 2 and 5 days. Pigs that were euthanized at 5 days, may challenge eh. Are you aware of the challenge? May challenge na tinatawag, and lungs were examined for the presence of macroscopic lesions in several lung lobes. Ibig sabihin, pati yung baga, tinitingnan. What is that? O, dugo lang tayo. Nagsuswab sa baboy, tapos in-examine yung baga. Meron tayong ganoon, wala? Madam Chair, Mr. Senator, baka po ibang bakuna siya kasi ang purpose po ng study is to verify yung claim ng manufacturer na umaabot ng 4 months yung antibodies na kayang i-generate ng bakuna dun sa individual na animal na yon. So yun lang po yung tinetest natin kung talaga po aabot ng 4 months. So, balikan ko, dugo lang ang tinest natin. Dugo po at kung meron man pong namatay na animal, kumuha po tayo ng tissues na relevant. So, tapos yung tissues po, tinest din po doon sa... So, meron po kayong pwedeng ibigay sa committee ito tungkol doon sa mga naging resulta? Yung phase 1, iba sa phase... Ito phase 1, ito phase 2. Magkaibang ano eh. Talaga bang ang trial, iba yung phase 1, iba yung phase 2, iba yes. Ang subject? Yes po. Yes po. Magkaiba tama po. Tama ba yun? Ito po Madam mga, Chairman. Ito po mga doktor, ito po mga doktor, okay. Doktor Magdaraog, Doktor Mad, all of these are FDA or by ito sila po yung nag-supervise. Ang tawag po doon, study monitor. Yes po. So, all the results were gathered at nasa kanila po ito. Nasa bahay. Nasa office po. Can we hear from Chairperson, Dr. Edna Sinaida Villacorte? Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator Tolentino. In one of the meetings that we had with BAI, it was disclosed that the phase 2 trial was conducted because in the initial phase 1 trial,
there were evidence of shedding of the vaccine. What do you mean by yung that? Shedding po is it means it went into the other animals are exposed because the animal that was vaccinated shedded the virus through its nahawa. Na po. Lumabas po yung virus from the animal that were vaccinated. Is that good? It's not good po. Kasi vaccination, yung shedding po is one of our worries in a vaccination program. Yun ang findings nila. Yun po yung result, one of the results of the image. But ganun ang findings na nilabas niya na walang problema. Kaya po tinuloy nila into phase 2. In order but to I saw the report on phase 1, sabi niya walang problema. Madam Chair, can Madam our Chair, expert respond? No, you're biased eh. You're the supplier eh. We should ask the government. Madam Chair, he's an independent, he's not an employee of KPP. No, consultant yun, nakalagay doon eh. Baka gusto mo pang basahin ko kung ano relationship niya doon sa bahay. Naiinis ako eh. Consultant mo siya eh. Di syempre consultant mo siya, di anong kontrolado mo siya. Sumagot sila. Can you continue, Son? Yung shedding, how many percent? It was evident in some of the pigs that were tested. Hindi ko po alam yung detalye po ng mga percentages, pero the report that was given was there was evidence of shedding. That's why the phase 2 trial was conducted. What we were surprised is together with the phase 2 trial, there's already a large-scale trial ongoing also using the 300,000. So without the result of the phase 2, which is supposed to validate the results of phase 1. They proceeded with a large-scale trial. Meron akong large-scale, which we were worried because we do not even know what will be the effect in the industry, and we already are doing it Mindanao, Visayas, and Luzon. Can we ask the FDA how many vaccines were allowed to be imported for trial? Ano nakalagay ba doon for trial purposes? Oh, yeah, opo, for trial how purposes. Many? How many? 6,000 vials consisting of 50 doses per vial. 50 doses. Ito 300,000 ang pinag-uusapan natin. Kaya nga po, 6,000 times 50 doses, 300,000 nga po. Was there an expiry in so far as the permit is concerned, kailan mag-expire? Baka ulit-ulit ginagamit, ganun. Import ng import. The expiry po is 31 March to 2024. So next year, March 31 po, expiration. And it's very particular only to one batch lang po. It should come from batch number 0723. So, siguro, we can check the vials. O, hindi na trial kasi hindi pa tapos yung phase 1, di ba? Tapos na hindi yung study, yung results. Yung pong phase 2 ang walang result pa at that time. Wala pang results. Yes, but yung pong phase 1 trial, may ano po silang evidence that they would like to validate based dun po sa phase 2. So, they would like to validate, that's why they conducted a second phase. Yes, but at the same time, there's already the large scale. Using a different universe. Yes po. Ay, ano na yon? Commercial, ano? Commercial vaccination. Ilan ang ginamit nyo dito sa phase 1? Ilang vaccines ang ginamit nyo sa phase 1? Madam Chair, pwede pong ano, may comment po. Ng phase 1 mo, ilang vaccines ang ginamit mo dito? Nakalagay dito, Pangasinan, isang farm. Batangas, isang farm. Quezon, isang farm. Tarlac, isang farm. Bulacan, dalawang farm. Laguna, isang farm. Ilan ang ginamit mo dito? Sa phase 1 po, yung safety trial po na 10 times the normal dose para po ma-determine namin yung shedding or yung reversion to virulence. Ilan ang ginamit mo dito? Ay sa bahay po, sa laboratory is 15. No, I'm not asking. Nakalagay dito, participating farms in ASF vaccine trial. O, nilista nyo. Ilang doses ang ginamit nyo dito?
Phase 1. Yung phase 1 po is... report nyo to eh. Ba't hindi nyo alam? Inimbento nyo to. Ba't hindi nyo alam eh, ano yan eh? Ginawa nyo yan eh. Oh, ano tinatanong po lang ilan ang nagagawa dyan eh. Ayan eh. Parang, presentation po ito ng KPP. Hindi, pero ang vlog yan sa kanila ay alam nila dapat. Parang 30 po yung ano vaccinated, 10 yung control per farm po. So kung ilang farms po yon, yun, ita times po dun sa ano. Hindi ko lang po kaagad kasi may phase 2 po yun eh. Yung phase 1 po nga po, yung ang alam ko po dyan, 30 animals, ay... 20 yung vaccinated. 20 yung vaccinated, 10 yung control. So 30. Oh, 30 po. Oh, oh. Oh, hindi pa ako nagkakamali. 30 times. Single dose lang po. So if they use 30 animals. Hindi mo alam. Alam. Pinabayaan niyo yung gumawa, hindi niyo alam. Madam Chair, pwede pong may iano lang ako kay Doktora Delvina. Doktora, di ba apat yung kailangan natin na series ng test para ma-determine natin yung pwede siyang ma-approve ng BAE for commercial purposes. Yung una, yung purity, di ba? Ginagamit niya. Nagagawa niyo yun, nakikita niyo. Po. No? Uh-oh. Yung susunod, yung safety, yun yung pinagagawa niyo sa farm. Diba? Pinapipili niyo yung farm. Is that right? Nung nasa amin pa po kasi ang regulation ng veterinary biologics, meron po kaming tatlong evaluation. Ang una pong evaluation na ginagawa namin, yung registration documents. Pag pumasa na po doon, magpo-proceed po kami sa laboratory evaluation, which is po yung sinasabi ni Sir Yanyo na sterility, safety, and potency. And kung nakapasa na po doon, saka po kami magpuproceed doon sa field trial. Sa field trial na ang requirements po namin is at least 3 farms and per farm at least 100 animals yung vaccinated. So yun po yung yung tatlong evaluations po na to, yun po yung ginagawa namin ng Bureau of Animal Industry bago namin, kung makapasa sila sa tatlong evaluations na to, saka po namin binibigyan ng Certificate of Product Registration. So in the case po ng ASF, kinuha na po kasi ng FDA yung regulations from BAE. So we know for a fact po na yung FDA, kinuha nila yung wala po silang ganong technical expertise to do this tatlong evaluation. So kaya po nag-initiate yung BAE na gawin po namin tong tatlong evaluations na to. Madam Chair, Madam Chair, it is clear na walang capability, ibig sabihin na walang capability ang FDA na gawin yung nagagawa nyo nung araw. Is that clear? Oh, yung pala eh. Yan yung pinag-uusapan natin. So, hindi sila competent. Right? Madam Chair, pwede ko bang dagdagan yung sinasabi ni Yusek Lianyo. First, itong vaccine pinag-uusapan natin, tignan natin yung seed strain niya. ASF siya, pero genetically modified. Okay? Mutated na po yan. Hindi na po yung original na genotype 2 na galing sa Georgia, which common in the wild, common in throughout the country or
probably in Southeast Asia. So, ang pinag-uusapan po natin dito, this is a genetically modified microorganism. Hindi po natin alam ano ang behavior na nito. Okay? With due respect, not even FDA and BAE combined has the capability to understand and even regulate kung ano bang gagawin dito. Now, there is a body. You have to take note on this, please. We have a National Biosafety Committee of the Philippines. Sila dapat po ang maghawak nito. Even the regulation in the transport, use, and handling of this material. Okay? Hindi po nakukonvin po yun eh. Let the microbiologists, let this committee take its job. Now, kung kayo po na regulators, whether you are FDA or BAE, you have to be also well aware ano ba ngayon yung existing literature on this new mutant genetically modified na virus. The literature is very limited, pero the basic na nagbigay na nito ng ruling is no less than APHIS. Okay? Animal Plant Health Inspection Service. Meron the lawyer na po, said, and the DOJ, the one who should do this is FDA. Hindi mo dapat pinasa sa kanila. Oh, eh bakit nag... Sabi ko nga po kanina, sa pag ang role po ng FDA sa regulation po ng mga investigational medicines and vaccine is to approve the clinical trial protocol. Tatlo po yung involved dyan. So kami po... Tama po yun. Kasi built-in po sa clinical trial protocol approval. Ba't hindi mo binantayan? Bakit sila nagkaganito? Built-in po sa clinical trial protocol, meron pong sponsor, may clinical, principal investigator, and the monitor. Ang mag-a-assign po nun, yung sponsor po, kung sino po yung popondo na... Sponsor? Ang sponsor po dito lumalabas, yung KPP po. Ibig mo sabihin, private ang sponsor? Hindi po, independent po yung tatlo eh. Yung principal investigator, ang... I cannot agree with you that the private company will be the sponsor. Di bias na yun, sila ang supplier eh. Sila magsusupply sa Pilipinas eh. Wala naman pong dapat selling po kasi naganap eh. Kasi kung wala naman kasing selling, independent po yun eh. Dapat kayong gobyerno, ngayon lang nakarinig ng private ang mag-i-sponsor. Sila po ang commercial user in the end. They own the product po kasi. Naku po naman, common sense. You are the one in charge and government. The private should not be involved. Kasi pag sila ang involved, gagawin nila yan na ma-approve yan dahil makikita sila dyan. Ano ba yan? Ba't kayo nagkaganyan? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. The innovator po is the sponsor. They are not the innovator. They're just the, di ba, na-approve sila na sila magdi-distributor sila. Hindi sila yung innovator. Came from Vietnam. They are the distributor here. Sila ang magi-in charge. Di approve na yan agad. I will take note on that. Naku naman, Senator. Iho, Diyos ko. Ano pero nangyari sa inyo? Pero sila po importer ng product. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Ako, tinanong ko na sa lawyer, hindi ba common sense yun? Na you should be the one in charge, hindi private? Ba't nyo ituturo private? Sponsor? Di sponsor siya, in-sponsor kayo, di bias na kayo? Parang ako, nagbigay ako ng pera para sa isang affair. Aba, di masusunod na ako. Ako nagkagaste. Di ba? I mean, lahat tayo, di ba? Okay lang mag-donate ka kung hindi ito ibebenta afterwards. Pero sila magbebenta afterwards eh. Tapos sila ang masusunod. Mother Chairman, may I add this?
Is kasi, that the practice sa bahay na yung supplier ang mag-co-conduct ng ano? No, they will just set, they would give a protocol. Ganito po yan. Bibigay sila ng protocol sa bahay nung araw. Pagbigay nila ng protocol, checkin ng bahay kung okay. And then, i-define nila kung saan farm gagamitin. Pero, ang pagkakaiba lang, nung trial na ginawa dito sa ASF, ang waiver, non-disclosure. Field trial to eh. Dapat transparent. Hindi yung non-disclosure. At saka, babayaran mo yung farm. Hindi pwede, hindi mo babayaran. Hindi mo ipagbibili. Gagamitin lang nila for trial. And the bahay, mumonitor nila yan. Mula sa umpisa hanggang huli. Kung kailangan nila ng another testing. Pero, hindi pwedeng sasabihin ng manufacturer o nung nagpapatest na non-disclosure, ay bawal mo sabihin ito, baka mahabla ka pa. Waiver pa na kung may bad effect, o hindi nyo kami mahahabol. E when in fact, sabi nila, pag ang gobyerno nagta-trial, pag may nag-bad effect, babayaran ng gobyerno. Ma'am, kahit sa amin din po, that's the policy na pag ikaw yung nagpa-trial ng product sa farm, babayaran mo. Hoy, sumagot ka, director. Ba't ka pumayag ng ganung waiver? Ha? Ano nangyari sa iyo? Hindi ko pa alam yung waiver na yon doon sa... Ay, hindi mo alam eh. Ikaw ang supposed to be nagsusupervise. Ha? Ano yun? Ha? Sabi nila, ang protocol dyan eh, pag ginamit mo sa trial, pag may nangyari sa kanila, ikaw magbabayad. Eh ito, nag-waiver dito na wala kayong habol sa amin kung may mangyari sa inyo. Oh. Yes? Thank you, Madam Chair. This is precisely the reason why we're trying to settle the issue between FDA and BAI. When we were asking for where the 300,000 doses went, BAI answered us that they just endorsed the approval for importation of the 300,000 doses, relying on FDA to monitor and approve the protocol for the testing. Pero sabi no FDA, dinelegate daw sa bahay. That's it. Nagturuan na sila yes, eh. Po, oh, exactly. Hindi ba? Yun po ang naging problema. Dinelegate sa bahay? Ikaw daw ang dapat in charge. Hindi po dinelegate yun. Oh. Ang sinasabi po noon, bago po maaprubahan ng FDA, yung vaksina yun, dapat dumaan sa clinical trial. Nag-aantay po ang FDA kung sino mag-show ng interest na papasok yung gamot at magre-register sa FDA. It so happened po, ang nag-show po ng interest ang KPP, nga, pero, required po yung clinical trial. Pero ibig mo sabihin, sila ang in charge? At wala kang pakialam kasi sila nag-show ng interest? Sila po ang kaya sila nag-show ng interest para i-trial nyo para mabigyan sila ng permit. But you should be the one in charge kasi kung sila in charge, eh sigurado may permit na sila. Hindi ba? Common sense? The FDA po is... Huwag mo nang bulungon. Common sense yun. Opo, sorry po, Chair. FDA is the regulator. Akala ko yung pag... clinical trial, independent yan of the supplier. Oh, hindi ko alam na ganyan kayo, na kung may sponsor kayo, sila magki-clinical trial, tapos eh, wala kayong pakialam. Ah, meron po, mag-a-apply po sila. Ako, kung ako magpa-clinical trial, di syempre aayusin ko yun para ma-approve ako. Ganito po yun eh. The FDA waits for applicants to apply. We don't go out asking people to apply to us. It so happened po na may nag-apply, kaya we acted on the application. Yeah, you acted, without the application, the clinical trial should be done by you, hindi sila. Ah, we approve po the clinic. Magkakaroon po ng conflict of interest kasi we approve clinical trial protocol. Yan lang po. So, ganda lang po kami. Ina-approve mo lang ang protocol pero hindi mo pinakikialaman how it is done. May sarili pong built-in monitor po yung approval ng FDA. O sino ang mag-monitor? Ang BAI po ang monitor hindi, po. Hindi, sabi nila, ikaw daw eh. Tinatanong ko lawyer, ikaw eh. Hindi po kami pwede mag-monitor kasi kami po nag-approve ng clinical trial protocol po. Yung protocol, yung conduct po. Gumulo na. Hindi po, kami po yung regulator. We are not the monitor. Yung monitor po,
ng study. Hindi naman pwede sila monitor. Hindi, klaruhin po natin. Tatanungin kita, dalawa sila po, monitor. Dalawa po ang terminology. Kasi nagtuturuan na kayo We ng are the regulator po, pero yung monitor po ng study is the BAI lumalabas po, di ba? Sino? Sino nagsabi sa'yo? The BAI po ang monitor. Sinabi po nila kanina. Sila po ang monitor, kami yung regulator. That's the difference. Hindi ba yung monitor, yun ang regulator? Magkaiba po, study monitor, kaya nga pinapaliwanag ko, and product so you establishment you regulator. You want the power, but you don't want to do the work? No, we are following the global standard po of regulating these products. We follow po. Ano? Opo. Walang nag-monitor. Parang gano'n nangyayari. Kasi under the FDA regulations. Madam, yung dating protocol na hindi pahawak ng FDA, napakahirap kasi yung ginagawa nila eh. Sila mag-a-approve ng protocol, pagkatapos yung bae na siyang nakakaintindi, sila yung gagawa. So sila, hindi rin nila naintindihan kung yung pag-monitor tama o mali. Yun yung ano ron loophole eh. Kung lokohin ng halimbawa lang ah, kung may mangyaring mali, tatanggapin lang ng ano hook line and sinker ng FPA na oh okay yan. Kasi sabi ng bae. So dapat yung nung pagkuha mo ng authority dun ng pag ano ng produkto rehistro, dapat pati responsibility ng pagtanggap, iyo yan. Ngayon, kung hindi nyo kaya, ibigay nyo sa bahay lahat. It's as simple as that. Give everything. I'll give you another example. Ha? Ito, para, hiwalay ito ha. Sa NMIS, ma'am, biro mo, paano mo monitor ng, ano yan, ng FPA, yung mga nagawa ng tusino lang gunisa sa bawat palengke? Food safety yan. Sino lang makakagawa niyan? Bai, ang ano, NMIS. Pero, ibinigay sa inyo. O, paano nyo gagawin ngayon yan? Asan ang food safety rule natin? Pagdating sa bakuna, vaccine, o, let's face the fact. Ano, sino nakabasa sa FPA ng APHIS rule, ng product registration? Sinong kaya makasunod dito kung hindi yung mga veterinaryo lang? That's it. It's as simple as that. Kasi naawa na ako sa bahay eh. Lagi na lang silang nakadiin na hindi naman nila responsibilidad. Ginagawa nila para makatulong lang sa industriya. That's it. Ma'am, regarding the bahay and the FDA, when I assume office, yan nakita ko isang problema. So I wrote to the executive secretary yung position paper namin. Nandito pa nga ako eh. Para ma-resolve na sana po ito. Because dati sa FDA nga ay sa BAE nga yung lahat ng mga ano yung mga lahat ng mga ginagawa about veterinary or for animals. But because of the Food Safety Act naging ang hawak na nila human and animals na. So, may MOA po na nangyari dyan. So, yung sinusunod pa yung MOA, but when I assume office, sabi lang hindi na pwede. Sundin na lahat yung ginagawa ng bahay. So, gusto namin ma-resolve because there were 33 position papers from the stakeholders na binigay sa akin na ang laki pala na maging problema nito. Because sana magtulungan na yung FDA and BAE para ma-resolve to, para hindi na yung ma-sacrifice yung mga stakeholders. So the position paper, it's now with the ano, with the Office of the Executive Secretary. Regarding mga yung paghayop sa BAE, pag sa tao sa FDA. Ilan po, yung pinakasimple ng ano? At yan din ang gusto namin, ma'am. Sa position namin ng pork producers at ng agricultural sector, eh,
parang yung kanilang ano agreement lang eh. Dapat siguro. Ma'am. Eh, di mas maganda. I mean, yung ano, yung MOA. Simple lang yung MOA eh. Expired, sir. Oh. Yeah, I mean, yung put chip. Sir, after, ma'am, Madam Chair, if I may. In your SB 119, it transfers already to the Department of Agriculture. Kaya po, we're really supporting your SB 119. Hindi, SB. When you are approving, it should be the government. Huwag tayo aasa sa private. Kasi sila yung, ano, conflict of interest yun eh. You are approving something for them, you should do it. Not them. Hindi sila masusunod. Kung kailangan bilhin nyo yung produkto nila, or kung ako naman magpapa-approve, bibigay ko yung produkto ko ng libre para ma-approve ako, di ba? Pero hindi ka masusunod kung ano gagawin. Dapat yung government ang masusunod. Otherwise, bias party yan. Hmm. So, ma'am, sa Congress, nasa technical working group na rin, ma'am, yung... So, are there other concerns who would want ma'am, to ma'am, speak? Yes, bago... Kasi, ma'am, itong ASF vaccine, eh, di minamadali talaga natin. Pero, wala pa namang mga... Hindi pa tapos yung mga procedure na dapat gawin. Ang pinakikiusap ko, ma'am, nandito si Director Limson, ay yung bakuna ng bird flu. Ano bang status? At yun ang kasi kailangan madaliin. Dahil maraming approved vaccine eh, sa ibang bansa. So, wala akong alam, ma'am. So yan ang masakit. Baka mamaya, dahil may nagamit na ng hindi approved sa bae ng vaccine o kung sino man dapat mag-approve, eh baka makasama lalo. Ngayon, hindi kami makapagbakuna. Ayaw namin magbakuna ng hindi approved eh. Yung Batangas, we are producing 15 million eggs a day. Once na yun na-wipe out, at tama ng bird flu, walang itlog ang Luzon. Ako sa inyo, kung wala bang mag-volunteer, you cannot study a vaccine on your own? So, hindi, merong for approval sa inyo, anong status? Hindi, kung walang, kasi sabi ng FDA, kailangan daw may mag-apply na ito. Hindi naman siyang gumawa niyan eh, distributor lang siya eh. Halim, ang question ko ngayon, kung walang mag-apply sa'yo, na nagbo-volunteer na distributor, hindi ka pwedeng mag ano out of concern for the gusto nila sa chicken industry. Sa poultry, walang gagawin kung walang mag-volunteer. Di pa may disease prevention and control. Madam Chair, Sir Congressman, yun pong with regards po dun sa AI vaccine, meron pong tatlong companies na interested na na-evaluate na natin yung field trial nila at na-endorse na po sa FDA para dun sa issuance ng special import permit for the arrival ng bakuna. Yung pong isa, alam ko na nabalita po sa amin, yung pong Seva, Seva Animal Health Group, yun po yung nagrantan na ng permit. I think ang nakalagay lang po doon din sa permit nila for field trial. Mm-hmm. Yung pong guidelines natin, ang alam ko po nasa office po ni Senior USEC for approval na. Guidelines for vaccination. Pumunta kay Senior USEC, but ito sa iyo lang pumunta? Why is it like that? Madam Chair, ito ba dumaan kay Senior USEC? To? Opo. Dumaan? Yung pong ba guidelines ng vaccination is currently hindi, bakit, po ginagamit. Ito hindi ginagawa. Dumaan doon. Iyon pinadadaan mo doon. Ano ba ang system? Dumaan
dumaan po. Alam ko po, dumaan lahat yun. Eh, alam mo, but hindi ka sure. But ganyan ang mga sagot nyo, hindi kayo sure. Hindi nyo alam yung sistema. Ma'am, considering na mayroong mga approved vaccine na sa ibang bansa, sabi mo may in-endorse ka na sa FDA. Ano naman status sa FDA? Yung pong isa granted na nga po, Madam Chair, yung pong SEBA, ang granted na po ng special import permit. Ah, granted. As of last week po yung... Sino nag-grant? Kayo sa... Si FDA po. Okay. Hindi nasagot eh. Ibig sabihin, pwede nang may dumating. For trial ba yan or for... Okay. Pakimadali at baka pagdating ng bakuna, wala na tayong babakunahan. Ah, pwede. Yan ang madaliin nyo. Oh, yung sa poultry industry. Dahil yan lang yung pinakamurang pagkain ng Pilipino. Itlog na nagbibigay ng protina. At yan ang kinakain ng maraming mahihirap. So pag yan ang nawala pa, eh, kawawa ating ano. Mura ang manok eh, kaysa baboy. 180 yata per kilo ang baboy, 280, no? No? Mas mahal, mas mura ang manok eh. So yung manok nakakain ng mahirap. Kasi ako naghahanda eh. O, para marami nang hihingi sa akin ng handa eh. Gusto ko manok kasi mas mura. Mas mahal ang baboy. Itlog, ma'am, mas mura. Itlog, mas mura din. Mas mura din. Ma'am, pag ang combination is adobo and itlog, mas mura kaysa sa manok at itlog. Pag, pag baboy, mahal. Madam Chair? Madam Chair? Yeah, kaya concerned ako dun sa test sa Pangasinan, no? Dahil yung pickup kasi, nung nag-announce na may test ang Pangasinan, tinanong namin yung regional director, tsaka ang, nagpatawag ang probinsya ng hearing. So, hindi alam ng probinsya ng Pangasinan at ang regional office ng Region 1 na may testing. No? In which... Bae. Hanapin niya, bae. Ano pangalan ng farm? Oh, hirap na hirap siyang hanapin. Ma'am, naubos po yung baboy. Kaya nga, anong farm yun? Oh. Tapos ang report, eh, okay. Bias party. Yung Batangas, anong farm yun? Alam nyo? May isang Batangas eh. May isang Quezon, may isang Tarlac. Kanino yung Tarlac? Ma'am, yung Bulacan po, Lisiada ang pangalan ng farm. Dalawa eh. Lisiada? How do you spell that? L-I-C-I-A-D-A. L-I-C-I-A-D-A. A-D-A. Lisiada. Okay. Dalawa ang Bulacan eh. Teka po, hanapin ko po yung report. Yung Pangasinan? Yung Pangasinan. Ma'am, excuse lang. Yung Lisiada farm, for the clarification of everyone, ang may-ari dun po, yung tatay din mismo yung may-ari ng company. Yung KKP? Yes. Bias? Well, you said that yourself. Eh, ba't pinili yon? Eh, dun ma'am, kasi nag-38 days na nandun mismo yung CEO. Dapat hindi nyo pinili yon. Dun niya natutunan daw ang magpakain ng baboy. Oh, sino pa yung iba? Ba't ka pumayag na bias party ang ano? Ha? Sila, kayo nag-a-approve nito eh. O bakit kayo pumayag na yung farm eh, ari ng supplier? Ha?
Oh, nakaganyan ka na naman. Siya naman po, Ma'am, ang nag-a-approve lahat, si Director. Oh, sino yung Pangasinan? Ma'am, yun pong isang Bulacan, hanapin ko lang po ano. Yung Windmill Farm po yung Bulacan na isa. Windmill? San Ildefonso po. Oh. Pangasinan. May Batangas, may Quezon, may Tarlac, may Laguna. 1, 2, 3. Yung pong farm sa Batangas sa Padre Garcia, Semil Farm. C-E-M-I-L Farm. Laguna, Batangas. Opo. C-E-M-I-L, Semil. Semil Farm. Dapat alamin mo ito ni, ano, ni Secretary, ni, ano. Yung Pangasinan. Pangasinan. Teka po. Gigil na gigil siya sa Pangasinan. Kaya hindi siguro mahanap, dead lahat. Eh, wala nang natira eh. Kaya sila nag-compla, no? Tarlac po, Filmico. Filmico. Si ano to, Aboitis eh. Hilig na hilig kayo kay Aboitis, ah. Siguro kasosyo nyo si Aboitis. Hmm, Tarlac. Ah, Tarlac yung Filmico. Opo. So, Quezon. Laguna. Yung dalawa. Saan to? Laguna? Hindi mahanap yung Pangasinan. Laguna ang takto daw. Sila? FC? Ako baka FC. FC. Sir, yung, ma'am, yung Laguna po, yun ako ang pangalan. Yun ako. Hindi lang po ako sigurado kung ilan po yung nakalista. Ano yan eh? Corporate ah. Nakakahalata ako niyan eh. FC Ari Farm po yung Pangasinan. Pang, ano yung Quezon? Pangasinan. FC Farm. Saan lugar sa Pangasinan? Quezon daw yung FC po. Quezon po ba? O ano, Pangasinan ba o Quezon? 6-2 eh. Quezon yung FC. O Pangasinan, ano? RS Farm. Rosendo So Farm. O, ano ang Pangasinan? Magagalit si Yusek, eh, ano yan eh, Solid North. Hindi malaman kung nasan yung Pangasinan. Hindi mahalang Pangasinan. Oo, oh, 7 to eh, nakalagay 6 eh. Dalawa kasi sa Bulacan eh. Ano, walang Pangasinan? Eh, namatay daw lahat eh. Tinanggal kayo sa listahan kasi namatay lahat. Oh, ano pangalan? Rosendo So Farm. Madam Chair, ano po? Philhug Farm. Ano? Philhug. Pilipinong baboy. Philhug. P-H-I-L-H-O-G. Philhug. Pangasinan lang po ang nakalagay. Wala ano, pong bayan. Walang bayan? Philhug? Ilan ang testing doon? Madam Chair, paki. Madam Chair, ang trial animals po ay 125 in total. 100 na binakunahan at 25 po na control. Ano? 100 and then 25, binakunahan 100, vaccinated, opo, at 25, yung, ano? Control po, yung wala pong bakunang oh, in-administered. O, ano nangyari? Yeah, Madam Chair, kasi kausap ko yung may-ari. Walang natira yung farm niya. Bali, ang total pig na sa loob is 3,428 before trial. Ang trial is May 8, natapos ng September 8.
Pero ang nangyari is nahawa eh. So walang natira ngayon dun sa farm. Nalaman niyo 'yon? Bai? Sir, hindi po ba face 'to 'yan? May camera kasi ako eh, kaya nakita ko lang. Hindi galing sa kanya. Baka pwedeng i-check ng bae yung farm dahil on trial para makita nyo kung ilan na lang yung laman. Kung may baboy. Madam Chair, opo, I will ask for the team to investigate. Thank you po sa information. Ito yung phase 1 eh, tapos na 'to eh. Phase 2. Na natapos. Nakalista sa phase 1 eh. Walang nakalista sa phase 2 na pagdating. Phase 2 na natapos ng September 8. Sa phase 2, walang nakalagay na Pangasinan eh. Ito ang listahan ng phase 2 eh. Walang nakalagay na Pangasinan eh. Sa phase 1, mayroong Pangasinan eh. Ito oh. Ang meron lang, Bulacan. Sa Luzon, ha? Puro to Tarlac, Pilmico, again. Baka magalit, Madam Chair. Tapos, Rizal. Walang ano, puro Visayas, Mindanao to eh. Madam Chair, if I may, please. Two. Yung pong nakalagay na Pangasinan sa phase 1, it's just a typo error, kaya naging 7 po yan. Ang Pangasinan po ay nasa phase 2 trial. Yun po yung farm 1 na naka-indicate po diyan sa ano na. Eh ako ba may kasalanan nito? Di kayo. Hindi po, kaya po nag-aano po. Hindi mo kinorek kanina kung hindi pa namin chinek eh. Hindi mo sasabihin. Pagpe-present po sana siya sa ngayon. Eh, hiningi ko na sa inyo eh. Kung hindi pa tayo nagdetalye, hindi nyo sasabihin. Di 17, Pangasinan. Oh, phase 2, hindi pa tapos. Tapos na ba ang phase 2? September 8, tapos na ma'am. Tapos na ma'am, September. Kailan nagstimula ang phase 2? May? Depende mo kung saan lugar. Hindi. Pagkasinan po, May 8 ang simula. Oh, lahat. May 8 to September 8. Tapos ang phase 1 is? May phase 1 eh. Oo. Reviewin mo kasi namatay daw lahat. Ba yung waiver na yon? Ha? DOJ? Legal ba yung waiver na yon? Oh, hindi illegal daw. Sabi mo sa may-ari ng farm, illegal yung waiver. Ma'am, point of clarification lang po. Yung pong test sa Pangasinan, natapos po yung 120 days. Pagkatapos po nun, binenta nila yung mga baboy. Hindi po namatay yun. Yung 125 lang po yung ano, yung 3,000 na sinasabi nila, hindi ho injected ho yung mga yon. Kaya ho, hindi, tapos na yung test na benta na ho yung baboy. Walang namatay, wala hong ano dun sa mga tines. Kasi kung yung ho, ano, mamamatay hindi yung nakabakuna, kung hindi effective yung bakuna. Natapos po yung 120 days at naibenta ho nila yung mga baboy. Totoo ba yun? Shedding.
yun pong, ano ma'am, you can ask the monitor of BAI, yun po yung totoong nangyari doon sa... Sino ba yung monitor? Hindi pa sa listahan, di ba? Madam Chair? Yes. From Pork Producers Federation of the Philippines. Oh. So, is it worrisome, no, na with the mga informations na naririnig natin ngayon, same as the testimony of Rosendo So and from NAC ADSI, na some presentations may be made by BAE that there are shading on the phase one, but on the presentation made to us, there was no shading on the first trial. So, we wanted really to clarify kung ano talaga ang nangyari because it is us who will be greatly affected. And by the way, Madam Chair, we submitted our position paper and the secretariat so that it could be considered as one of our basis for possible discussions. Try to explain. Madam Chair, kanina po hindi po ako nagkaroon ng chance na explain yung sinabi ni Dr. Villacorte ng NAC-ADSI. Ang phase 1 po, kaya po kinandak yun, involving only po a small number of animals. Kasi with this kind of ASF vaccine po, ang tinitingnan po natin dito, yung may indication siya na may reversion to virulence yung bakuna. So, kinandak po muna namin sa small number of animals. Tapos, yung phase 1 po, like yung kinandak sa BAE, sa laboratory condition po, 10 times the normal dose po naming sinaksakan against normal na isang dose lang. Kasi yun po yung talagang standard pag-determine ng safety. So, yung ano po, yung result po, we are confident po na sa kinandak namin, walang shedding po talaga. Walang shedding. Contrary po sa sinabi ni ano ni ay may shedding po siya. Walang shedding po sa nasal swab. Walang shedding sa nasal swab po. Yung nasal swab, walang shedding. Pero po merong viremia. Ibig sabihin may virus sa dugo. Pero yung virus sa dugo po nag-start po siya na ma-detect ng on the 7 days post vaccination pero nawawala po siya through time hanggang 35 days based po sa experiments namin. And then sa vaccinated animals po 'yon. Pero sa control wala pong signs na na-transmit yung virus sa bakuna na na-transmit doon sa control animals. Kaya po, in that case po, safe yung bakuna. Kaya po, nag-proceed na kami doon sa phase 2 involving na po ng larger number of animals. Na yun na po yung mag-comply na po doon sa guidelines na sinet ng BAE for the conduct of field trial. So yung phase 1 po, small number of animals lang po na kung may mangyari man na hindi maganda doon sa effect ng bakuna, at least po contain lang. Since nakasiguro na po kami na okay naman po, saka po kami nag-proceed sa phase 2. Yun po yung ano, yun po yung result po ng phase 2 ay hindi pa po tapos yung ano, yung interpretation saka analysis ng result. Comment, Mr. I miss Dr. Villacorte. The statement you made was during the meeting na convened for the technical working group to craft the guidelines for the ASF vaccine. We were asking you for the documents on the different protocols used for the phase 1 trial and for the phase 2 trial and for this massive field trial that we are going to undertake. So, yes. Now, clearly you stated that the phase 2 trial was conducted because based on DIVA testing, you determined that the shedded virus from the
non-infected animals is of the vaccine strain. Yun po yung statement niya binigay sa amin. That's why I said that there is evidence of shedding according to her own statement. Yung result ng phase 1 po, wala pa, hindi pa po kami nagka-conduct doon ng DIVA test. Yung DIVA test po, yun, okay yung phase 1, binasa ko dito . Ano yung sinasabi mo, hindi pa kayo nagko-conduct? Hindi po kasi, hindi, yung sa phase 1 po, hindi po namin kailangan yung DIVA test sa test 1 kasi ang assessment po namin sa viremia lang po, yung virus sa blood. Dr. De La Peña, during that meeting that you convened for the TWG, kasama ko po yes. Si ano, and we clearly heard that there was shedding based on your phase 1 trial. You even mentioned that it is of the vaccine strain. That's why you said it is shedding. Yun po. Kaya po, lagi po kami nagkakaroon ng problema dahil we were asking for the official results, official statements. Wala po. So, in this, lagi po may counterclaim. Madam Chair, I stand corrected po. Ang sinasabi ko po doon sa yung safety trial na kinandak namin sa laboratory. Totoo po na nag-mention ako na may shedding doon sa efficacy trial. Yung sa specifically po sa isang farm. So, yun po yung yun po yung kasama namin na may meron na po kaming result noon. I stand corrected po. So, ang minimension ko po yung If I may interject. Madam, may batin. Meron kami awarding ceremony sa mga athletes. Siguro, just to clarify everything, yung role ng Department of Justice, may binabanggit ka kanina na joint memorandum circular. So, apparently, ito yung nagsanib sa mga nakikinig. Nagsanib ang Bureau of Animal Industry at FDA para i-address yung mga ganitong concerns. Pero Department of Justice, di ba kahit magtulungan yung dalawa, mag-collaborate, it is still the Food and Drug Administration who should be in charge. Sir, let me clarify. Draft sir, pa lang. Yes, sir. So, okay, so itong proposal ng BAE. May sinabi kami 1991 na ano? Yun yung MOA nila, sir. MOA, yung initial, okay. So, ganito na lang. Yes, sir. Ganito na lang. Para maliwanag pati sa mga nakikinig. Kahit po may draft, kahit po may MOA dati, sa batas po natin, it is still the Food and Drug Administration. The Food and Drug Administration cannot delegate its function to another agency, kahit BAE, kahit sino man. Only Congress can delegate that functions. Okay, maliwanag yon. It is non-delegable. Hindi mo pwedeng, ikaw na gumawa nito, ikaw na ang magka clinical trials, hindi pwede. In the same manner, as the Food and Drug Authority cannot delegate it to a private entity. Hindi rin pwede yon. So lahat kung ang kumikilos ngayon ay BAE, tingnan niyo ang functions ng Food and Drug. Number one, to establish safety or efficacy standards and quality measures for food, drugs, and devices, and cosmetics, and other health products. Dito tayo nagkawindang-windang nung COVID, yung ivermectin, sinasabi ng FDA, gamot sa kabayo. Sinasabi naman, pwede daw may human grade. Kaya pasok doon yung FDA. Pangkabayo yan, huwag niyo munang gamitin yan. Di ba? Natatandaan niyo yun? So, ang FDA, ang may functions nito, kung magiging collaborating agency, ang BAE, under the jurisdiction and supervision and auspices of FDA. Yun dapat ang gawin. Medyo dito tayo nagkawindang-windang. Gusto kong distrongkahin ito. Maling-mali rin na ibigay natin yung kapangyarihang yon sa isang pribadong institusyon. Dapat po yun, FDA lagi. FDA ang magsusupervise based on international standards, ang clinical trial, hindi naman 3,000, 5,000, 300,000,
Ang clinical trial, konti lang yon under laboratory conditions. Ito lang yon para mapatunayan na yung gamot ay pumasa sa standards, sa efficacy standards and safety. So ngayon, pinag-uusapan yung shedding. Shedding, siguro, hindi pumapasa kasi may nahahawa, may lumalabas. So, ang sinusunod doon, stop muna, pag-aaralan, o bakit nangyari ito? Ba't nagkaroon ng shedding? Saan nagkaroon ng shedding? Ano nag-impekto ng shedding? Di ba? Yun dapat po siguro yung mga kasunod na patakaran na ginawa. Tanong ko, ginawa ba yun ng FDA? Hindi nga alam na FDA. Hindi alam. Hindi po sila nag-inform sa FDA. Ayun, si Bae. So Bae, you are performing functions, not your functions. Di ba? Bawal mag-delegate unless you can provide this committee a copy of a law amending the law authorizing you to perform the functions of FDA. Eh, wala pa ako natatanda ang ganung batas. Binago niyo ba yung... May mga law students, nagtuturo po ako ng law. Kaunti, may klase nga ako mamaya. So, binago ba namin yung batas para ibigay ang poder sa ibang ahensya? Mukhang wala. Nag-violate na, naging kongreso na kayo doon. Kahit implementing rules, bawal yon. So, pwede yung memorandum of agreement, joint memorandum circular, tulungan kayo kasi kontrolado nyo yung mga farms, alam nyo kung saan yung mga babuyan, alam nyo kung ganong karami yung biik, ganong karami yung inahin, ano yung population noon, pero under the supervision of Food and Drug Administration. Ngayon, si Food and Drug Administration, hindi rin pwedeng i-delegate yung function nila sa pribadong sektor. Lalabag kayo sa batas. Kaya, Department of Justice, if you can provide this committee with a copy of the list of violations committed in what is transpiring in these proceedings, eh mas maganda po yon. Ang atin pong ginagawa rito ay pangalagaan yung ating magbababoy. Okay po yon. Ang atin po dito ang pinangangalagaan yung swine industry, sa negro, sa lahat. Tama po yun. Ang atin pong ginagawa rito ay makakuha ng lunas dito sa ASF. Tama po yun. Pero dapat po tamang proseso. Yun po yung dinidinig ni Senator Cynthia Villar. Kung mali po, ay meron mananagot. So siguro ganun lang po ma'am ang contribution ko. Nakikita ko si Bae, nag-FDA. Si FDA, binigay na kay Bae, binigay na rin sa privado, kawawa na rin yung magbababoy kung nadagdagan ang kanilang sariling gastos. We want to put a stop to the ASF, but it should be done in the proper and legal manner. Tama po ba yun? Maraming salamat po, Madam Chair. Madam Chair, okay. Thank you for that enlightenment, no? Sinabi mo, pero at least po pwede yung memorandum of agreement or joint administrative between two government agencies, but again subject to the supervision of FDA. FDA yan. Final say po doon is the FDA. Oh, okay. Anyway, ma'am, Colorado to do what we've been discussing. Anyway, na medyo may conclusion na si Senator Tolentino, no? Ma'am, you know, dito sa sa pinag-uusapan natin ngayon, to avoid the same condition. I'm talking now to AI, no? Yung avian flu. Because the same problem or situation, it's ongoing. Kailangan nating magbakuna doon. But you know, it was done. I appreciate the comment by for that, no, because there was really a very scientific or methodical way of doing it. First, nagkaroon muna ng pag-uusap ang Philippine College of Poultry Practitioner at saka yung BAE, no? So there was a very good collaboration. Baguhin ang batas, babaguhin natin. Pero hanggang hindi na babago batas, we follow the law. Okay. So, hindi tayo pwede nung kanya-kanya tayo. Ma'am, sunod that, ma'am, what happened is that there was already a public hearing, no,
on the guidelines of AI vaccination twice. And in fact, yung ano ngayon, yung guidelines na yon was already submitted, no, for approval ng Senior Yosek. Sa DA, sa inyo. Oh. Si, nasa Senior Yosek na, ma'am. We are just awaiting for the signature so we can now consider it. But, ang sinasabi ko sa baing ngayon, tingnan na nila uli yung pagdating ng bakuna na gagamitin. Now, ang bakuna kasi nito is a complete vaccine with all the information and literatures. At ginagamit na ito sa bansa. At ang gagawa, ang gumagawa, ma'am, ng mga bakunang ito are multinational, known for its products, no? So, anong Avian flu ba yan? Ha? Avian flu. Yes, ma'am. Oh. Ang sinasabi ko lang, kung po pwede, i-allow na nila kung sino yung mag-i-import. May permit no? na daw eh. Wala to pa, do, ma'am. Wala pa. To do clinical trial. Meron na? Meron oh. na daw eh. Ha? Meron now, na. Kung nabigyan na ma'am yung SEBA, bigyan na rin yung iba. Eh, no? Hindi naman nag-a-apply eh. Oo. Oh. Oh. Follow up niya sa FDA. Para magkaroon naman ng sabay-sabay. So that by first quarter of next year, pwede na tayo magbakuna. Eh, nagtataka ako sa inyo. Pag gusto nyo, kabilis-bilis nyo. Pag ayaw nyo, katagal-tagal nyo. Ha? Napapansin ko sa inyo, pag malakas sa inyo, ang bilis nyo. Pag mahina sa inyo, tagal nyo. Ha? Palakasan pala sa inyo eh. Diba? Ng permit. Nagsalita, baka mainis kayo. Yun lang, ma'am. Kami kasi parang we're perplexed, ako, no? Ayoko na magsasalita eh. Pero may alam kasi din kami. Very transparent. Kung ano yung naisip ko, sinasabi ko. Hindi ako masyadong politiko eh. Thank you, ma'am. Thank you very much. Sige. So, at least malinaw sa atin na ikaw ang responsible. Huwag mo ituturo yung bayi. Oo. At hindi talaga pwede ang private. Diba? Kasi conflict, ako, pagtingin ko pa lang noong conflict of interest na yun, ikaw nagpapa-approve eh, ba't ka makikialam? Pabayaan mo sila. And then kung may decision sila, then that's the time you sell your product. Diba? Ganun talaga eh. So ngayon, yung appeal nung mga ano na ilipat from FDA yung animal, we will write a bill on development of livestock, poultry and dairy. Maybe we can include that na ilipat yung animal sa bayi. Pero kayong bayi, magpakabait kayo. Shocking. Oh. Sige. So, are there any more people who would want to speak about this issue? Taas ng kamay. Ma'am, yes. What would be our conclusion in this situation right now? If there is a stock of this vaccine, meron bang stock o nasa farmers na? Ang laki na eh. Ang laki. No, is it still in the bodega, under the consumed na, or whatsoever? 280,000 daw. Well, it's your decision right now. Oh, with the, they have to wait. Mag-expire ba to? Eh, kasalanan nyo. Ba't kayo nagdala ng 300,000? Diba? Hindi natin kasalanan to. We have to go through the 3 trials, di ba? So this is not our fault. Ma'am, can I have a suggestion? Yeah, yeah. Since nagkaroon na ng ganitong discussion here, is it possible that they can wait until the other countries have already consumed what they really bought for? Yung sabi ng niya, ilang countries yung bumili, di hayaan muna natin silang bumili. Magta-trial pa lang naman uli kayo eh. Madam Chair, if I may be heard lang po, para sagutin po yung question niya. Ang problema po natin,
8 country na ho yung nakapila, plus yung US at China. We have to follow the law. Opo, ang so, sinasabi... Huwag kami pressure rin dahil may 8 country yung bibili. Hindi po. We follow the law na Madam Chair, clinical trial. Kami po, lahat ng procedure... Yung mga tao, hindi naman sila believe sa iyo eh. Sa iyong product eh. Sana kung lahat in unison na this is a very good product, eh maraming ayaw eh. So, we follow the rules, di ba? Para wala tayong sisihan, di ba? Ma'am, we have complied with all of the requirements of the BAE and FDA. You have to FDA. Have 3 clinical trials, tinanong ko na, di ba? 2. Before is yung CPR. Oh, did we go through the 3 clinical trials? I cannot allow you to disobey the law. Ma'am, tapos na po yung 2 trials. O, di mo yung pangatlo gawin. Yung pangatlo, yun po yung commercial na ginagawa sana using the 300,000 vaccines. Kasi po, para ma-simulate yung farm conditions. No? Ma'am, ano ko lang, ano? You know, this is really a very, ano, we really need the vaccine. To tell you honestly, if, we really need it, kailangan talaga yan. Pero ang point lang naman nandito, safety lang ng lahat. Ano ba yung ngayon, wala pa tayong tama, ganito. Bakit kailangan ko gamitin kagad dyan? Wala na nga kaming baboy eh. Ngayon, bagsak na presyo ng baboy, ibig sabihin, dumadami na. Bakit ngayon ko padadaling yan? Hindi ko nalang antayin yung iba. Diba? It's like, wait, just wait. Magte-test din kayo. Sabi nyo, may 6 na o-order. Tingnan natin, the next 3 months, kung umorder sila at ma-deliver nyo. Sinasagot ko lang po yung tanong nyo. No? Ang sinasabi ko lang po, baka pagdating ng approval natin, wala na tayong makuhang supply. Kasi pati China po, umu-order na. Yun po yung problema. No? Pero kami po, we complied with all of the procedures laid down by the BFAD, FDA, and the BAE. Yes, di ba, FDA? Opo. We have to go through the process, di ba? Three trials. Yun po yung ginagawa po namin, ma'am. We have a veterinary unit under the Center for Drug Regulation Research that will evaluate po yung clinical trial. Opo, talaga naman po sa development po ng investigational drug ay 3 clinical trial. But let me tell you po, kung na-approve po ng global CPR na sinasabi po, tapos na po yung clinical trial 1 and 2 sa ibang bansa. And as far as the FDA is concerned, tinatanggap po na namin yung result na yun. Ngayon po, kung ang BAE po, nire-require niya po ang clinical trial sa bansa, then so be it po, mag-a-apply sila. Ako, we just follow the law kasi nagko-complain ang nagko-complain yung mga stakeholders eh. They want to go through with 3 clinical trials. Diba? Ma'am, pwedeng I could butt in? Yes. Based on OIE, ano nila ngayon? Findings and everything, yung reference disease na to. Ano na ba yung stand ng OIE rito? Ha? Oh, wala pa pala eh. Madam Chair, yung kanina pa sinasabi ni Senator Tolentino, dapat natuto tayo sa COVID experience eh. Yung COVID natin, nag-atay tayo ng matagal to get the vaccine at merong approval ng WHO. Yung sinasabi ni Yusek John na OIE, dapat sa kanya mang galing eh, na ito yung vaccine na dapat gamitin, okay ito. Just like nung COVID, dineclare ng ito, pwedeng gamitin natin. Yun ang gagamitin natin. Ang problema kasi, this really started on the wrong foot. Nag-press ko ng BAE, kasama yung supplier, declaring na safe yung vaccine at merong 300,000 na dapat nating makuha kasi minamadali ng Vietnam. Parang unahan eh. O, kailangan natin magpa-reserve ng 300,000, otherwise makukuha ng ibang bansa. Yan din ang sinasabi ngayon, may 8 countries nag-uunahan. Pero precautionary principle, di mag-unahan kayo. Mauna kayo para kung nakita natin kung effective at maganda yung produkto, bibilin. Mahirap yung nananakot na baka magkaubusan ng vaccine kaya dapat bumili na tayo. It started that way. Talagang napakapangit na nangyari. Nag-press ko ng BAE, kasama yung supplier, declaring kagad yung safety ng hindi po ng kami kasama dun sa press ko ng BAE. Hindi po kami kasama.
but minention yung product nyo. I mean, opo, nagulat it's din po kami. It's all over. Nagulat din po kami. Ah, so now you're disowning hindi, yung press ko ng bae. Hindi po kami kasama doon. Yun ang sinasabi namin. And that's a fact. At hindi, nagulat din po kami. O so talagang bae pa lang punot dulo ng problema natin ngayon. Kasi dinidisown ng supplier, dinidisown ng FDA, talagang babagsak sa bae ang problema pala. Yun lang. Ang pagit na nangyari. Nanakot eh. Magkakaubusan ng vaccine, bumili tayo, kesa maunahan tayo. I mean, it's napakasimple dapat, hindi minamadali. Thank you. Pwede pong sumagot. Ma'am, isa pa pong malaking problema dyan. Many of our farms are into mixed farming and the vaccine is only recommended for the growing stage. So, ang importante po sa atin, maprotektahan natin yung breeders, yung mga nanganganak. Kung growers lang po yung mapaprotektahan, yun po, ibebenta na in a few months. Ano po yung magiging consequence naman dun sa... Yeah, yun po. Kaya po yun yung isa sa mga worries namin. That's why, sabi namin, we are not against the supply of the vaccine here in the Philippines for as long as it went through the right and scientific manner or process. Oh, meron pang 280,000. Oh, ano ngayon? Ano ba power mo to recall? Kasi pag bibili nila 'yan, kakalat 'yan without your ano, illegal 'yon. We have to my representation po is as the Deputy Director General po for Field Regulatory Operations Office, I will refer this po to the our Director General po and of course our legal department po. By tomorrow po. By tomorrow po. Thank you. Thank you po. Ma'am, yeah. Isa pa po siguro sa mga pwede nating itanong yung proper disposal nung baboy after ng trial. Kumbaga parang yung after po ng trial, kung nagkasakit po ang baboy, kung paano po i-dispose properly. Does it go to the market or kailangan ilibing? Yun nga po eh. Wala pong proper protocol for that. Yung disposal... Yun nga po sinasabi ko kanina from the start, kailangan po kasi may guidelines on vaccination po. But hindi ka nag-issue ng guidelines? Hindi nga po kami aware yung sa... yung buy po, they trial eh. Nagpa-import ka. Ang problema sa inyo, nasa inyo power, ayaw nyo kunin ang responsibility. It was a request. Nagpa-import ka ng for clinical trial. Sabi mo, for clinical trial, di gawin nyo yung... protocol pero, for clinical trial. Yes po, pero basic naman po yun among veterinarians. I am a veterinarian po. Basic naman po yun na yung all animals that are moribund or sick should not enter the food chain or even animals under clinical trial should not enter the food chain. Yun ang isagot mo agad sa akin kasi ayoko nung hindi tayo decisive dito. You have the power, you answer. Yes po. Ako, hindi naman ako veterinarian. I'm relying on you. Kaya yes, nyo kinuha yung position na yan kasi marunong kayo dyan. Yes. Sabihin nyo lang yung stand nyo and if it's according to batas, okay yun. Yes po. It should not enter the food chain po. Hindi pagbibili. Diba? Ganun ang stand. If there is problem doon sa ano. Kaya nga mali yung ang nagki-clinical trial eh, private. Ang sasabihin na pag nagka-problema eh, kayo sagot. Pag ganun eh, di sila magdi-determine kung ano gagawin nila, 'di ba? Kasi ngayon kaya tayo nag-i-indemnify ng
yung mga na nagkakaproblema. Kasi nga gusto natin, pag nagkaproblema, papatayin yun. Eh, syempre, kung ikaw yung may-ari, may resentment ka doon, kaya gusto natin babayaran para ipapatay niya, di ba? Lalo na kung mahirap lang ang may-ari, baka hindi niya ipapatay. Hmm. Kaya ako, I'm in favor of that indemnification. Katulad nun, pambili daw ng ASF vaccine, wala pang ASF vaccine. Di gamitin mo na pang indemnify. Para yung mga nagka-ASF, papatay nila yung ang kanilang mga baboy kasi pag binuhay yun, magkakalat pa yun, di ba? So I'm really in favor of indemnification. Kasi marami sa ating mga farmer mahihirap eh. Pag sasabihin mo na papatayin, yun lang ang kanilang pera. There is reluctance, di ba? So, gusto ko babayaran para patayin, di ba? Kasi kung hindi papatayin, makakahawa. Di ba? Di ba tama yun? Yes? Regional Field Office. I am from Region 1, Madam Chair. And on that note, I would like to earnestly propose again, for those livestock raisers affected by ASF to again be indemnified while waiting for the approval of this vaccine. I had already suggested to our MANCOM, ma'am. There is a budget for ASF vaccine. Wala namang na-approve pa. So, habang wala, ipang i-indemnify natin doon sa mga yes, ma'am. Na nahawa para papatay nila nang hindi makahawa. Yes, ma'am. Para po mabilis ang reporting nila. Kasi kung walang indemnification, di po sila nagre-report. Yeah. And in Region 1, ma'am, there's a surge of, again, ASF cases in the region. Region 1, ma'am. Ah, talaga? Opo. Sa Pangasinan nga, 7 municipalities po. Kala ko, opo, sa opo, as of today, 27 municipalities po ang ASF infected. Ah, ngayon, oo. And then, Ilocosur? Opo. In, Madam Chair, in Candon City nga ay nagkaroon sila ng state of calamity para they could make use of their QRF in Candon City po. Yes. Thank you po. Opo. Alam natin, yung ating mga farmer, mahihirap yan pag gusto mo ipapatay at hindi mo i-dedemnify, hindi nila sasabihin yan. Hamon ang mahawa lahat. They will not report. Kaya we really have to indemnify. Miski ako, kung mahirap ako, yun lang ang aking maipagbibili. Magpapalusot na rin ako, di ba? Kaya we just have to indemnify them. Kawawa eh. So, wala na? Wala nang questions? Wala nang comment? Okay. With that? So, with that, we end the hearing of the Committee on Agriculture and Food and Agrarian Reform. Thank you very much. Di tayo masaya.